Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Katima, mga kaigsunan, nganong matuod niya Iglesia ang simbahang Katoliko o sara ang hinungdan o gusaray rason? Tungod kay gitugod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atakin ng mga bulang ko para ibay ang bawat tuli ko di malupo sa ibang pastor at ministro. Kaming mga kikipo sa inyong lahat na nakaantabay dyan sa ating live ngayon sa YouTube tsaka sa Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayong gabi may tatalakay naman po tayo. Ito ay patugot po kay Sister Faustina, no? At ang magpapresenta ngayong gabi ay si Brother Angel Santos. Kaya bago natin simulan, tayo mag-opening prayer muna sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so sa lahat ng mga nandito nakaantabay ngayon, good evening po sa inyong lahat. At atin namang ibigay sa ating mga kasamahan. Tingnan ko muna kung sino mga nandito sa Zoom ngayon. Brother Aljan Bagat na ng Iloilo. Brother Aljan, good evening. Yes, good evening Brother Jan. Brother Jan, narinig ba ko bro? Hello bro. Narinig ako bro. Wala si Brother Aljan bro. Mukhang maaga nag-absent. Bro, narinig so, ako bro. Ayun, naririnig ka na. Go ahead. Ay, sorry. Ayan, isa mapagpalang umaga, tanghali, gabi. Mga kapatid, kapanig natin kay Kristo, no? At mga kapatid, no? Napakaganda po ng topic kong ilalatag ni Brother Angel Santos dahil ipapaliwanag niya po kung sino po talaga si St. Faustina at sa mga lahat po ng mga deboto ng Divine Mercy, nawa po ay buksan po ninyo ang iyong puso't isipan para marami po kayong patutunan, mga kapatid, no? At isang paalala po, kapatid, no? Tag-init po ngayon. Grabing init. Kaya baka po magkaroon din po kayo ng pagdurugo sa inyong ilong. Ingat-ingat po, my dear brothers and sisters. Yan naman po. Back to you, Brother Jando. Okay, dito naman tayo ngayon sa isa pa nating kasamahan naman. Tingnan ko muna kung sino yung mga nandito pa sa Zoom. How about Brother Romel Palma from Iloilo? Brother Romel? Alright, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na nakatutok at nakasubaybay sa ating live, Facebook at YouTube. Mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga nandito rin po sa ating Zoom na palagi pong present sa mga nag-pray po ng rosary. Pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi sa lahat po ng mga kapatid natin na walang sawang nagsusubaybay at nag-aantabay at nag-aaral talaga, no, at natututo sa programang ito. Shoutout po at magpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romeo. At yung maibigay sa ating kasamahan naman from Ozamis City, Brother Tata Rosal. Yes, magandang gabi sa iyo, Brother Jando, at sa lahat ng kasamahan sa Te Maria Punto Por Punto.
at nandiyan sa Zoom, nakantabay. Kumusta po niya lahat? Sana nasa mabuting talagang yes, shout out pala ni Reverend Father Elias Sabuco. Gabi-gabi talagang nag-usbay-bay sa ating programa, ang punto-punto. At sa lahat ng kabarihan dito sa Zars Diocese ng Ozamis, at sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Catholic Faith Defender, sa iba't ibang mga chapter, o parokyal chapter sa Zars Diocese ng Ozamis. Magandang gabi once again. Sana nasa mabuting kalagyan pong lahat. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata. At yun ang mga ibigay naman ngayon sa ating kasama ng Ama from South Korea, Brother Jandre. Brother Jandre, available ka ba dyan o hindi? Mukha yatang hindi siya available ngayong gabi. Nasa, ano lang yan, yung kanyang live kasi pang magabihan si Brother Jandre. So, wala pa yung kanyang cellphone, kundi ito pa yung ano niya, yung kanyang live mo yung gabi. Ito naman yung ibig ngayon kay Brother Angel Santos ng Japan para sa kanyang Brother Angel. Yes, mapagpalang umaga, hapon, gabi, san masulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto po. No? Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng panal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan po. So napaka-importante po nito, lalo na yung mga na nagdi-devote sa Divine Mercy, which is dapat lahat po tayo, lahat ng tao sa buong mundo mag-devote sa Divine Mercy. Ngayon, papaliwanag natin, sino ba tong Saint Faustina na lagi natin naririnig, no? So maya-maya lang po, no? Pagkatapos ng Ebanghelyo ni Bro Romel. So please, dyan lang po kayo, pakishare nyo na rin po ito para sa kaalaman, lalo na sa mga Katoliko sa buong mundo ngayon, dapat itong malaman, napakalagal po nito para sa ating kaligtasan. Yun lang po, back to you, Bro Jando. To God be the glory po. At yun naman ibigay sa mag-ebanghelyo ngayong gabi from Iloilo, Brother Romel Palma. Go ahead. Right. Thank you so much again, no, Brother Jando. At muli, no, magpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay magninilay naman sa ebanghelyo natin para sa araw na ito. Ebanghelyo po natin ay kinuha ayon kay San Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa langit. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gabi nito, mga kapatid, ay atin pong napakinggan ang ebanghelyo natin na kung saan ay totoong nangyayari o nangyari talaga sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na noong siya po ay naparito, nagkatawang tao, no, nagpakababa ng kanyang nagpakababang loob, no, nagkatawang tao ay hindi rin pinakinggan, no? He was been ignored of many people and hindi po siya pinakinggan, hindi po siya pinaniwalaan. Sinabi po diyan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi po nagtapos doon ang sinasabi po sa talata o sa chapter na ito. Sinasabi pa po sa karugtong, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay.
So ibig sabihin pala mga kapatid, it's not enough to have a faith para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Rather, kailangan po natin mga kapatid na sumunod sa anak. Paano ba ang pagsunod sa anak? Kung titingnan po natin, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 25, verse 31 to 46, kailangan po nating gumawa ng corporal works of mercy, which is kailangan po nating magpainom ng mga nauuhaw, magpakain ng mga nagugutom, magbigay ng damit sa mga walang damit, bumisita sa mga nakabilanggo, bumisita sa mga nagkakasakit. Ibig sabihin, in short mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya hindi po garantiya sa atin na this is very enough for me because I have faith in God. Hindi ko na kailangan pumuntapan ng simbahan linggo-linggo para magsimba. Hindi ko na kailangan pang gumawa ng kabutihan sa aking kapwa. No, that's very wrong mga kapatid. Dahil ang requirement ay kailangan sumunod po sa kanyang anak. At sinabi po ng kanyang anak, ng anak ng ating Diyos na Ama, which is ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po na kailangan gumawa po tayo ng kabutihan because it will be not enough na may layan po sinabi dyan, no? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. So, ibig sabihin mga kapatid, napakahirap po, no? Napakahirap po na makapasok tayo sa kaharian ng langit. So, ito po ay ipinapahiwatig po sa atin o sinasalarawan po na napakarami ang gusto po sa kapahamakan o papunta sa kapahamakan rather sa salvation po ng ating kaluluwa. Kasi karamihan po sa atin na nagsasabi lang na I am saved, no? Hindi ko na kailangan pa ng kabutihan nung gumawa ng mabuti. And some of them are quoting the Bible also, especially yung writing po ni St. Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8, by grace you are being saved. Pero hindi naman by faith. Yung karugtong pa niyan sa verse 10 ay kailangan tayo ay gumawa ng kabutihan. So hindi pa rin po siya nag-e-end po mga kapatid sa paniniwala lamang o pananampalataya lamang. Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, ipinaipahiwatig sa atin, kailangan meron tayong pagtupad o pagsunod po mga kapatid. Katulad na lamang po dito sa ating sa Pilipinas, no, mayroon tayong pinapatupad na batas. What will happen us kung tayo po ay nakalabag? So ibig sabihin po mga kapatid, pwede tayong makulong, no? Kapag tayo ay nakalabag through the pag litis po tayo at napatunayan tayo nagkasala, pwede po tayong makulong. Same as po mga kapatid, kahit po dito sa atin sa pananampalataya, in spiritual aspect naman po, sa pananampalataya natin, hindi po garantiya na kahit marami na po tayong nalalamang chapter verse, palabasa man tayo ng Biblia, so pero kapag kinakailangan po ng tulong ng iba, hindi natin tinutulungan, so magiging useless pa rin po yan mga kapatid. Dahil ang bottom line po natin dito is not for our faith only, but faith in good works talaga mga kapatid. Kailangan gumawa tayo ng mabuti sabay sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi din ni Santiago na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay talaga yan. So mapapatay o magiging patay yung ating pananampalataya kung tayo ay nananampalataya lamang na hindi naman natin ginagawa ang ating pinananampalatayanan. Katulad sa sabi natin na ako po ay naniniwala kay Jesus Christ. Naniniwala tayo pero sa bibig lang, no? Sa salita lang. Ang tanong, kung naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, tinutupad ba natin yung kanyang sinasabi? Kasi yung hamon sa atin sa ebanghelyong ito, kung babasahin natin yung 3:36 ng gospel natin, so pinakalas part, no, kailangan talaga sumunod sa anak, no? Kasi ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So para pala mga kapatid na maging full at talagang maging perfect yung ating pagkamit ng salvation, kailangan na ginagawa natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Again po mga kapatid, it's very hard. If we want to be saved, no, kung gusto nating maligtas ang ating kaluluwa, kasi yung salvation naman natin individual naman po yan mga kapatid, hindi naman pwede sasabihin natin ako liligtas kita
Hindi po ako si Kibuloy na sasabihin kung pipirmahan ko yung kaligtasan ng kaluluwa ng kahit sinong tao. Individual naman po yun. Kaya nga, kailangan tayo mga kapatid ay manampalataya tayo sa Panginoon at sundin po natin ang kanyang sinasabi. No? Have faith and have a good work. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma, sa iyong magandang pag-explain ng ating ano at ating gospel. So, pipray ko muna yung ano ni wait lang. Okay, Brother Angel. Oh, wait lang ha. Sa mobile sa VLC yata yun. Okay, VLC player. Okay. Ito na. Para sa topic ni Brother Angel ngayong gabi. May, huh? Sesenyas ako bro. Mag-intro lang tayo. Wait lang, prepare mo bro. Ready mo lang, oh yes. Prepare mo, prepare ko lang, wait lang ha. Tayo ngayon sa angel topic. Gawan ko muna ng display para sa ano ni Brother Angel. Okay, ito tayo. Copy natin to. Best reference. Then yung ating player, copy ko muna. Copy dito, paste ko. Up. Yan. Yan. Okay bro, ready na? Yes, muli mapagpalang umaga, hapon, gabi, no? San masulukay ng mundo na nararating ng punto por punto. Welcome po sa ating topic ngayong gabi na napakaganda na isa sa pinaka, no? Importanteng tao sa ating Panginoon Jesucristo ang tatalakayin natin kung ang buhay niya, no? It's just a summary. Siyempre, hindi na naman natin maano lahat-lahat, no? But it's a summary, no? At siyempre, ito may batayan tayo, no? Kumbaga, ipapaliwanag lang po natin sa mas madaling maintindihan ng mga tao, no? Lalo na makapwa Pilipino natin, no? So, ita-translate lang natin galing kay Father Chris Aylar, no? Sa US, isa sa mga Marian priest, no? So, Marian friar. So, sana kapatid, no? Alam niyo napakahalaga pala nito sa ating kaligtasan. Hindi lang alam ng marami pang tao, maraming Katoliko hanggang ngayon hindi nila alam 'to, no? So, yung mga viewers ko konti lang eh, no? Wala pa 1 million. Eh, samantalang ang mga Katoliko billion na, no? Napakadami natin, 1.4 billion in the whole world. Pero kokonti, no? Ang nagdi-devotion dito, no? Wala silang idea kung gaano kahalaga, no? Lalo na yung papel ni Sister Faustina. At kailangan malaman natin, sino nga ba, no? Sino nga ba si Sister Faustina? Saan siya galing? Ilang taon siya nung nagpakita si Jesus? Totoo ba nagpakita? At paano naman nalaman, no? Paano naman nalaman ng church, ng simbahan? At bakit, paano na-approve? At paano nalaman ng totoo si Jesus ang ano? Di ba marami nga yung mga sa spiritual warfare, marami nagpakita daw si Jesus, pero hindi naman totoo. Ang tanong, paano malaman at sino ba to at karapat dapat ba siya? No? Talagang, kumbaga, gawing messenger, no? Ni mismo ng Diyos, no? Na si Jesus Christ sa buong mundo. Itong ordinaryong tao, no? Na si Saint Faustina. Sino nga ba talaga to na nagpakalat ng divine mercy? So ngayon po, umpisa na po natin, no? Please, tawagin niyo na yung mga friends, relatives, mga sa kapamilya niyo. Manood na po tayo ngayon. Ang kwento po ni Sister Faustina ayon kay Chris Aylar, and tapos si ipapaliwanag natin sa Tagalog maya-maya lamang. Okay, pakiplay na po ang video, Bro Jando.
Yan, umpisan na po natin. Since the fall of Adam and Eve, God has been trying to bring us, now skittish and fearful creatures, back to himself. In the garden, God gave us the promise of a savior and the gift of a mother. God wanted us to learn how to ask for his mercy, be merciful to others, and completely trust in his mercy. Well, mankind, we didn't really listen too well. Possible so this savior, Jesus Christ. Ayan. So actually, hindi na naumpisan lang yan. Diyan may nagtanong kay Father Chris Aylar na sabi niya, eh, bakit daw si St. Faustina masyadong sikat? Sino ba to? No? So ngayon, pinaliwanag niya. Umpisa niyan, no, dati. Ito yung, ang umpisa po niya na pinaliwanag ni Father Chris ay yung creation. Noong pa man, sabi niya, no, gusto na ng Diyos, no, na magkaroon siya ng yung divine mercy, a trust in Him, no, sa Diyos mismo. Pero yun nga, no, at sana sumunod ang mga tao sa Kanya. Pero pinaliwanag, una pa lang, noong pa man, nag-failed na yung tao. No? So nagkasala na, the fall of man. Ito po yung sina Adam and Eve, sabi niya. So later on, hindi siya nag-ano, ang Diyos hindi sumuko. Nagpadala siya ng mga propeta noon. Yeah, sabi niya. So ang sabi ni ang last statement diyan, sabi ni Chris Father Chris, but sabi niya may mga ano pa siya na ang tao talaga, no? Ang tagal na noon pa. They failed, no? Ayaw sumunod sa awa at pagtitiwala sa Diyos, no? So tuloy po natin ang video. Play the video, bro, diyan ulit. Enlisted some help over the centuries of some great prophets and saints. Not that he needed the help, but that's how God chooses to work. And one of the greatest was Maria Faustina Kowalska, better known as Saint Faustina. In the 1930s, Jesus gave Faustina five new channels of grace known as the devotion of divine mercy, the feast, the image, the novena, the chaplet, and the hour of mercy. To help us better live. Hindi natin pwedeng mapalakihan yun, no? So yun yung five, no? Na binigay niyang devotion ng ating Panginoon sa Kristo kay Sister Faustina. But mga nakikinig ngayon, ilista niyo na lang yan kasama nga yung chaplet of divine mercy, devotions of divine mercy, hour of mercy, no? At mayroon pa dalawa dyan. So yun po, inumpisahan niya doon, no? Kay Sister Faustina. Mamaya malalaman natin, ano nga ba talaga ang tunay, no? Ang tunay na pangalan ni Sister Faustina. Tandaan po natin, Saint Faustina o Sister Faustina, that's not the real name. Ang tawag niya, religious name lang po. No? So, anong tunay na pangalan niya? Later po malalaman natin at ituloy po natin ang video. Please play the video po, Bro Jando. Message of divine mercy or ask for mercy, be merciful to each other, and completely trust. Those are how we are judged. Now, John Paul II, he called divine mercy the most important message of our times. It is so important that Jesus said divine mercy is, quote, mankind's last hope for salvation. And quote, yan, bro. Ayan, no? Ang sabi niya ating Panginoon sa Kristo is the last hope of mankind. Pero mo, pag-asa pala ng buong mundo ito, pero kakunti parang nakakaalam, no? This is our hope for all mankind. And pinaka the best na ano yan, sabi ni St. John Paul, na, which is yan ang canonized kay St. Faustina, at actually kababayan niya yan, no? From Poland, no? Pareho silang Polish. So from Poland pareho. So si St. John Paul II, na bago siya pope nung pari siya doon siya sa Poland, halos pareho sila ng lugar ni St. Faustina. So yun po yung pinaka message niya, the last hope for mankind. Napakahalaga pala nito sa kaligtasan ng buong mundo. Tuloy po, Bro Jando. And he told St. Faustina that she would help him prepare the world for his final coming. Wow, that was 90 years ago. So nobody can say that God hasn't given us ample time to prepare. Okay. Boss, anong sabi niya? This is the preparation, no? For the end time, for the final coming of Jesus. Ganun siya kahalaga. Kaya pala binigay niya yan. Ayan na, no? Yung mga nakikita natin, end times prophecy na to, no? Sa Bible.
So si Jesus binigay daw niya, one of the main reason para ma-prepare daw tayo sa pagdating niya, sa pagbabalik niya. Ganun niya kamahal ang buong mundo, kaya siya nagbigay ng divine mercy. Tuloy po, Bro Jando. Of this top-tier saint, as we call her, whose feast day we celebrate, as I said, next Tuesday, October 5th, we can be prepared. So what is it about her that's special? Well, all right, she was born in 1905 as Helena Kowalska on a small rural farm in Poland. And her father was a peasant carpenter, and her family, while very poor, was very religious. And she was a third of 10 children. And her job on the farm was actually to break up dirt clods. Boss? So she was a dirt clod breaker. Ayan na po, no? Nag-uumpisa na si Father Chris kung sino ba si Saint Faustina. So ano ba talaga tunay na pangalan niya po? Helena Kowalska. No? Helena. No? So Saint Faustina, explain ni Father bakit naging Saint Faustina ang religious name niya. No? Pero pansinin niyo, ano sabi? Sila ay mahirap po, sampu sila. Sampu sila, galing siya sa mahirap na pamilya, but very religious, no? Very religious people during that time. Pero mahirap lang, doon ka magtataka, no? Gagamit si Jesus, no? Imagine mo, God use yung mga simpleng tao, no? Kagaya ni Momer, no? Pinili niya Saint Faustina, malalaman, alam niyo po ba na grade 3 lang natapos niya. So talagang walang pinag-aralan, no read, no write. But tingnan niyo po, no? At ano daw ang trabaho sa farm lang. And yun ang umpisa po, no? Ngayon nag-umpisa na, pinakikilala na si Saint Faustina. Tuloy po, Bro Jando. Now, at the age of 19, Faustina and her sister Natalia went to a dance in a park in Poland. There she had a vision of the suffering Jesus, and he asked her how long she was going to make him wait. She took that to mean... Yun. So, senior cat na ni Father Chris, kailan nga ba nagpakita ang ating Panginoon sa Kristo first time? No? 19 years old. Although, palasimba siya, gusto na niya magmadre noon pa. No? So, ang kwento niyan, gusto niya magmadre, hindi pa nagpapakita si Jesus po, no? Palasimba, araw-araw nagsisimba, no? So, actually dun sa movie niya, pinaggagalitan na nga ng nanay niya dahil araw-araw simba na simba, at gusto daw niya magmadre, at gusto naman ng pamilya niya, ng nanay niya, eh, mayroon siya lang nire-reetong mayaman, no? Na lalaki, no? So, pero siya gusto niya magmadre. And ngayon, tanong, kailan ba nagpakitang umpisa, no? Umpisang biglang dumating at nagpakita si Jesus. Dito magtataka ka. Nagpakita si Jesus during yung parang party ng mga kabataan. 19 years old na siya. So biglang nagsasayawan. Nung nagsasayawan, biglang nagpakita ang ating Panginoon sa Kristo. Yung suffering niya, no, yung during that time. Ayan po yung pinipicture kung paano siya nagpakita. At anong sabi daw niya? Sabi diyan sa video, hanggang kailan mo ko paghihin? At biglang umalis si Helena, si Sister Faustina diyan, at may ginawa siya. Tuloy po sa video. She better respond to him. Maybe religious life or whatever it might be. She immediately went to the cathedral. And there Jesus told her that she was to leave for Warsaw at once and join a convent. Well, she did. Ayan po, no? Dumiretso siya sa cathedral. Afternoon, no? Nung mismong sayawan na yon. At kinausap na niya, no? Ni Jesus si St. Faustina, si Helena during that time. Ano sabi niya? Go to the convent, no? So yun, pinagmamadre na siya. So sumisenyos na kung ano yung gagawin ni isa-isa na Jesus, kung ano yung gagawin ni Helena Kowalska during that time. Ayan, sinabihan niya, nakausap niya, nag-usap sila mismo sa katedral, do sa simbahan. Tuloy po. Even without the permission of her parents and without any knowing anyone in Warsaw. Talk about trust. Right? So Faustina approached several convents but was turned down every time because of... Tingnan mo, ano sabi ni Father Christian? Wala siyang kilala dun sa Warsaw, no? Warsaw, Poland. Pinapapunta siya sa mga konvento, wala siyang alam. Wala siyang kapera-pera, he doesn't know anything. Ano sabi ni Father Chris? It's all trust.
No? So pagtitiwala sa kay Jesus, no, sinabi niya 'yon, sinubukan niya, no, kahit walang pera, walang ano, it's just trust in God. Dito makaka-relate tayo, no, makakuha tayo ng mga aral ng mga ginawa ni Saint Faustina. Tuloy po. Her low social status. She could barely read and write, and she only had really 3 years of formal education. Eventually, though, she was accepted at the Sisters of Our Lady of Mercy. Boss? Now, she knew nothing about... Ayun, saan ba siya napunta? Saan ba congregation? Our Sister of Our Lord of Mercy? No? So, without, ano, without sabi ni Father Chris, no rights siya. He has only 3 years, no, sa education, so grade 3. No? So paano nangyari yun? Pumunta siya sa iba't ibang kumbento, dito siya natanggap, no? Sisters of Our Lady of Mercy. So tuloy po, Bro Jando. The convent she was joining, other than Jesus led her there, which is a good reason. Again, that was trust. She took the religious name Sister Maria Faustina of the Blessed Sacrament, with Faustina meaning fortunate or blessed one. Boss? Now, she did... Ano sabi sa ibig ayon? So nung nag-vow sa Blessed Sacrament daw, Sister Faustina, no? Yun ang pinili niya yung pangalan. Ibig sabihin, blessed or fortunate, mapalad. No? So yun pala yung Saint Faustina meaning... Saint Faustina meaning pala blessed or fortunate, mapalad. So, yun po, may idea na tayo sa inyo nakuha yun, no? Nung siya ay na-consecrate. Hindi ordination po sa madre, ha? Consecration lang sa kanila. At ang ginamit niyang pangalan, Saint Faustina from Helena Powalska. Tuloy po. Such duties, she was a cook, she was a gardener, she was even a portress, which means she opened the door for people. Which is a good act of mercy. Remember, boss, our daily act of mercy. Ang ginagawa pala niya sa kumbento, ayan, napakaganda, no, nung kwento niya, no? Gardener siya, nagluluto sila sa, ano, no, sa kumbento. Minsan parang door woman pa siya. Yun, he opened the doors for all these people na come and go sa kumbento, no? So it's like an act of mercy. So yun po yung ginagawa niya daw sa kumbento, no? Napakagandang kwento nito ni Father Chris. Tuloy po. Spending her time between 8 different convents in Poland and modern-day Lithuania. Now, here's where it all began. On February 22nd, 1931, she was in her cell in Płock, Poland, and Jesus appeared to her as the King of Divine Mercy. Ayan na. He appeared so, in person... Yeah, so mga 1931, so ilang taon after nung 19 years old siya, so mga siguro 1 year, 2 years pa nung nandun na siya. So doon pa lang siya na nagpakita, ayan na. So nandun na yung, ano, yung larawan, no, na kung paano ipoportray, no, kung anong sasabihin ni Jesus, yung mismong larawan na nakikita natin ngayon, dyan po nag-umpisa naman, no. Nasa konbento na pala siya. So nasa konbento na, doon nagpakita yung mismong larawan na dapat niyang ipagawa, ipaukit, no, sa tao, kung sino man ang pwede, para ikalat sa buong mundo. Madre na pala siya, oh, nasa konbento na daw. Tuloy po. It wasn't just some locution or some internal vision. He appeared in person wearing a white garment with red and pale rays emanating from his heart, and telling Saint Faustina that now is the time of mercy, and for us not to miss this time of grace, because after it would come the time of justice. Boss? Now, ano daw, he appears in person. Hindi sa yung ghost lang o parang kung sino-sino lang na ano, no? So ibig sabihin yung mismong, kaya nga makikita natin mismo yung tama yung mga pictures natin even before, pati yung sa catacombs. In person. So nagpakita siya sa talaga tao. No, sabi ni Father Chris. So imagine natin, yung mismo nakikita natin yung Divine Mercy, yan ang mukha niya talaga. Ganyan. At yung buhok niya, yung balbas niya, ganun ng ganun. So tama po. No? Tama po yung larawan natin na sinasabi ng mga ibang sekta, hindi daw yung tamang larawan ni Jesus Christ. So doon pala makikita mo na. So he appears in person. So yung mismong tao, no?
Tapos yun na nga, no, may rays, yung mga parang shadow na, na nagpakita na siya, yung pale at saka yung red, no? So, at sabi niya, ito na, this is the hour of mercy. Ito na yung pagkakataon, umpisa na, no? Na yung plano talaga ni Jesus, mag-umpisa na yung sasabihin niya. Bakit siya nagpakita kay Sister Faustina? Ayan na po ang umpisa, anong dahilan ni Jesus mismo, ha? Ang ating Panginoong Kristo, sasabihin na niya ang dahilan. Bakit gustong-gusto niyang gamitin si Sister Faustina? Tuloy po. Very special confessor, Blessed Michael Sapochko, told her to record the conversations and messages she was receiving from Jesus, which today we know as the Divine Mercy in My Soul or the Diary of Saint Faustina. Boss, and ayan, yung confessor niya, may isang pari doon sa konbento, no, na nangangalaga sa kanila. Anong sabi? Ang sabi niya, naniwala siya. Una, actually, duda yan sa pelikula. And then later on, naniwala na siya. Anong sabi niya? Isulat mo. Ayan, doon pala nag-umpisa ngayon, yung diary. Ang ganda ng kwento, no? Kompleto po ito, kinukompleto na natin. Ang sabi nung confessor niya, yung isang pare, you know, Father Mike o sino man, anong sabi? Siyempre, he's a Polish father, no? Priest, Poland. So sabi niya, isulat mo, ha? Lahat na, i-record mo or isulat mo lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun, sabi niya, nag-umpisa na yung dun lumitaw ang tinatawag natin the Diary of Saint Faustina. Tuloy po, Bro Jando. 1934, this confessor, Sapochko, introduced her to an artist named Eugene Kaczmarowski, and they worked together to paint the image of Divine Mercy based on the pattern that she saw and Jesus instructed her. Boss, now, ayan, so kung 31 yon and then 1934, so 2 years, 3 years pa lang, no? Bago talaga inintroduce daw niya doon sa marunong mag-paint. Tinulungan siya nung pare. So buti na-convince yung pare. Alam niyo po sa kwento niya sa movie, hindi convincido yung mga ano niya, no? Yung mga madre superiora, yung mga matataas na madre diyan, ayaw. Pati yung paring yan, ayaw. But later on, na-realize niya bakit hindi, no? So ngayon, siya pala, yung confessor niya ang nag-introduce dun sa magpa-paint. At yun, na-paint na kung ano ang pin. Ayan, nag-umpisa na yung paint. Kung ano yung pinagawa ng ating Kristo. Diyan nag-umpisa po, no? Nagkaroon ng paint. Yan mismo ang unang-una na nagkaroon ng paint nung inintroduce ng confessor niya, ng isang pare, siya pala mismo ang bigay para kay Sister Faustina na iukitin, no? I-drawing kung ano man ang pinapasabi ng ating Panginoong Kristo. Tuloy po. Oh, that this image of Divine Mercy today has many promises given to those who venerate this image. Well, it gets better. Then in April 1935, Sapochko again did the first sermon now on Divine Mercy with Saint Faustina in attendance. Boss? This was the very first. Ano sabi niya yan, no? So, yun nga, no? Una, nandun yung promise, Divine Mercy veneration. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng mga tao dapat magkaroon ng picture ng Divine Mercy kasi may promise si Jesus dyan. No, there is a promise there. Yun nga yung tinatawag natin plenary indulgence, venerations of the pictures of the Divine Mercy, no? So, and then sabi niya diyan, buhay pa si Sister Faustina. Ano sabi niya, yung mismo confessor niya, yung pare niyon, inumpisahan na pala yung Divine Mercy Sunday. Pinakaunang-una sa buong mundo na Divine Mercy Sunday with the presence of Sister Faustina. So, naabutan niya yung mismong misa, no? Pinakaunang misa. Grabe, no? Hanggang ngayon, di ba, ginagawa na natin yun. That's 90, almost 100 years ago. So, yun ang pinakaunang misa. Yung mismong pari na sa kumbento ni Saint Faustina, siya pala nag-preside mismo, no? Nag-conduct ng mass. Ang galing, no? Ng pinakaunang Sunday, Divine Mercy Sunday. Tuloy po. First public Divine Mercy Sunday.
Jesus then gave her next the chaplet of divine mercy to obtain mercy. Ayan, so mayroon na siya ngayon, may, dito pala sa ang napakaganda ng kwento niyan, yung chaplet of divine mercy, kahit po kami no, every day dinadasal namin. Dito pa lang nangyari yan, yung chaplet of divine mercy, yung 10 minutes or 11 minutes na prayer. Diyan pala binigay mismo ni Jesus. Imaginein mo no, yung mismo first day of the Divine Mercy Sunday sa kanila during that time. So doon pala mismo, diyan sa misang yan, binigay ni Jesus, ito dasalin nyo yung chaplet of divine mercy during that time, sinabi kay Saint Faustina. Tuloy po. Trust in Christ's mercy and to show mercy to others. In fact, one of my favorite lines in the diary, it says Jesus told her that priests will recommend the chaplet to sinners as their last hope of salvation. So yes, I'm a priest. I am recommending this prayer. So very important. Boss, you know, for this mission, St. Faustina. Narinig niyo po yun. Sabi ni Jesus kay St. Faustina, dun sa isang diary, favorite daw ni Father Chris. Ano sabi niya? Napakalinaw. Sabi ni Jesus mismo sa bibig niya, grabe, ano, talagang hindi tayo parang siya makapaniwala. Kausap niya si Jesus. Yung mga pare, sabi niya sa Tagalog, sila dapat mag-promote ng chaplet of divine mercy. Kaya sabi ni Father Chris, that's why now, son, I'm promoting it, sabi niya, sa buong mundo. Kasi pala, lahat po yan, dapat alam din ni ano yun pala ni Father Darwin yan. May diary, Father, may diary Sister Faustina, sinabi mismo ni Jesus, ang mga pari sa buong mundo dapat daw, no, i-promote yan, yung message ng chaplet of divine mercy. Dapat sabihan lahat ng mga tao sa buong mundo, magdasal ng divine mercy, chaplet of divine mercy. Kaya, now I'm doing it, sabi niya. So tuloy po, Bro Jando. Faustina was given many graces. She had visions of heaven, hell, and purgatory. She had the ability to bilocate, means she could be at two places at one time. She had the grace to read souls. She's a big hitter here. Boss? And she did. Ayan naman, binigay naman ng mga, naging mystic siya. No? So, naging visionary siya. Binigay siya ng gift ni God. Nakapunta siya sa purgatory. By places, parang pag sinabing by places, at the same time nakakapunta daw siya sa ibang ano, no? So yung mga ano lang yan, kagaya ni Father Pio, may ganun siyang kapangyarihan din na binigay ng Diyos, no? So para even he she can, since Faustina can read soul, no? So nababasa niya yung ano ng tao, no, kung ano yung kung ano yung mangyayari sa mga tao. So sabi niya, ito talagang ano siya, gifted, no, galing tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung mga kaya niyang gawin during that time. Tuloy po. Though suffer tremendously. In fact, her sisters even thought sometimes she was faking. And but she offered up these sufferings to atone for the sins of the whole world. And this is very important. She even suffered the pain of an abortion 3 times, losing consciousness, in order to offer reparation to God for the souls murdered in the womb of mothers. Boss, you know, God though. Narinig niyo po yun. But she suffered tremendously, no? Redemptive suffering yun eh, no? So nag-suffer daw siya, no? Napakaraming sufferings niya, kasakitan during that time. At ang sabi ng mga kapwa niya, sisters, parang fine-fake lang daw niya. She's faking it. Ibig sabihin, parang ginagawa lang niya ito na hindi naman totoo. She's faking it. Pero hindi, sabi ni Father Chris, mayroon siya pagkakataon na pati yung nag-suffer pala siya, yung mga suffering na nag-abort 3 times, sabi niya. Kahit hindi siya nag-abort, parang naranasan daw niya yung sufferings na yon para to attain yung atonement of their sins, para pa sa pagpapatawad ng mga nag-abort, ng mga nanay. No? So, lahat po yan, no? Kumbaga, redemptive suffering, talagang inaalay daw niya yung mga sufferings niya yon sa buong mundo, no? So hindi naman lahat ng mga nakasakitan pala
parusa or pagsubok, minsan yun nga, no, ina-allow ni Jesus, patulad po niyang nangyari kay St. Faustina. Ganun din po pala nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng sufferings, pero he offered it sa lahat ng mga makasalanan. Tuloy po. However, did give consolations as well. One of my favorite examples is that Faustina is one of only three people ever to behold a seraphim angel, along with the prophet Isaiah and Saint Francis. Woo. Boss. So, to finish here, and mayroon siyang sinabi yung mabilis ang pagka-English niya. She's the one of the three uphold seraphim angels. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, uphold of seraphim angels. May connection sa angel yung sinabi ni Father Chris, na tatlo lang daw sa buong mundo nagkaroon yan. So hindi ko alam kung vision o nagpakita si Angel Seraphine, ng isang Seraphine na angel. Tatlo lang daw sila, siya, si Prophet Isaiah lang, at si St. Francis of Assisi. Sabi niya kaya napaka-lucky niya. So may sinasabi siya tungkol doon sa isang Seraphine angels. Tatlong tao lang sa buong mundo na mga santo na nagkaroon, kasama siya doon. Tuloy po. 1937, she had a vision of her own canonization and the Feast of Divine Mercy, where she saw St. Peter actually there whisper in the Holy Father's ear. Was this God's desire to, through St. Peter, tell the Holy Father to... Okay, ang kasunod po, si Sister Faustina, nagkaroon siya ng divine revelation or mga parang prophecy niya na may mangyayari na siya'y makakanonize bilang santo during Divine Mercy Sunday. At yung vision niya, sabi niya, si St. Peter mismo, binubulungan yung Holy Father, kung sino man yon, yung Papa, during the time na binivision niya, na vision niya yun, na magiging santa siya. During that time na Mass, na makanonize daw po siya, si St. Peter, nakita niyang bumubulong doon sa Pope na mag-canonize sa kanya. Alam po, mag-canonize po sa kanya si St. John Paul II, no? So, na-vision pala niya yun. Nangyari nga yun. Actually po, nangyari po yun sa St. John Paul na na-canonize siya. So, yun daw ang nangyari. Na-vision na pala niya yun. Buhay pa siya. May mangyayaring canonization sa kanya na isang Pope. Yun nga yung si St. John Paul II. Ang galing, no? So, na-vision na pala niya yan. Tuloy po. To institute this feast and to announce it? Well, it wasn't planned, but JP2 did proclaim it on that day. So, wow, that's powerful to think of St. Peter whispered in his ear to tell him to do it. Amazing. Boss? Now. Ayan, so nilinaw niya, JP, sino JP? Si John Paul. So JP announced it, sabi niya. Si St. John Paul II na-canonize his St. Faustina para maging feast. Fiesta yung magkaroon ng Feast of Divine Mercy Sunday. So, yun pala yung nag-umpisa. Before pa lang, na-vision na ngayon na may isang Pope, nagkanonize sa kanya at siya mismo ang magsasabi na magkaroon ng fiesta na isang special day para sa Divine Mercy Sunday. Si Pope John Paul po pala yan. Tuloy po. Faustina died of tuberculosis on October 5th, 1938, which is now, as we said, her feast day. Just 3 years. October 5, kaya pala kapistan ni St. Faustina po. No, October 5 siya. Anong kinamatay niya? Ang kinamatay po niya, ayan, sa ending, malapit na tayo sa ending, ay TB, no, tuberculosis. Sa movie, ganun nga, eh, nagkaroon siya ng tuberculosis. October 5, kaya ang fiesta po niya is... Fiesta po niya is October 5, no? So tuloy po. Years later, however, one of our Marian priests, Father Joseph Yarzymbowski, took the Divine Mercy material on a miraculous journey to the United States from Poland. And by the end of 1941, millions of Divine Mercy prayer cards were printed and even reached the Philippines and other places. Boss, in World War II. And that narinig niyo, yung Philippines? Nabanggit yung Philippines? Yung pong isang pari doon, isang Marian priest din, no? Siya po from, nung namatay si St. Faustina, pinromote na yan sa buong mundo na. So millions of copies nagkaroon na ng kopya ng Divine Mercy Pictures. So galing. Itong pari ito ngayon, siya mismo
from Poland, sabi niya, sa buong mundo, including Philippines. So yung palang sa atin po pala, sa Pilipinas, yung Divine Mercy, matagal na pa pala yan, no? Wala pang World War II. So 1930s, 40s, Laganap pa pala yan hanggang sa Pilipinas. Even in the Philippines, sabi niya, no? So yan po yung umpisa. Pero alam niyo, may babanggitin siya dyan, eh. Yung parang may pipigil, eh, sa Divine Mercy. Tuloy po. Began at all. The key was the Association of Marian Helpers, started in 1944 right here in Stockbridge. You know, you can share in St. Faustina's mission by becoming a member of our association by visiting micprayers.org. It takes less than 10 seconds, doesn't cost anything, but you can share in tremendous graces of our masses, rosaries, prayers, penances, just like you were a Marian priest. Amazing. So yes, it is true that in 1959, Rome had a ban on circulation of the image and writing. Ayan. So, noong 1959, ayan na, no? Ibinanned yung picture. So, naban yung picture ng 59 dahil may problema yata dun sa, no, dun sa message. Pero ibinalik siya tuloy po. Promulgated or promoted Divine Mercy, but this ban was lifted in 1978 when it was found that it had a faulty translation. Boss, so, pero yon. So, bumalik daw 1978, no? So, yung Divine Mercy sa mga tao ngayon nakikinig, bumalik lang siya 1978. So, na-approve na naman 1978. Nagkaroon na ng konting problema dun sa translation dahil nga Polish, iba yung salita doon. So yung mga translation and translist sa English na sa tama po ngayon ng isang pare. Tuloy po. Early afterwards, our very own Father Seraphim smuggled out pictures of the diary and had them translated into English. So God wanted this message spread around the world, and we Marians have been doing that. So John Paul II, the amazing Pope, he said, quote, "It is precisely to this poor girl, a girl from nowhere, that God entrusted the mission of announcing to the whole world the most important message of the 20th century." What was her mission? Teaching us about trust and mercy. And Divine Mercy then became one of the greatest grassroots movement in the history of the Catholic Church. Ayun. So, yun po, no? Sana na nagustuhan nyo. At sa bandang huli, sabi nga, no? Sabi nga, sa bandang huli nga po, no? Sabi ni St. John, ito yung isa sa pinakamahalaga, no? Na message ng ating Panginoon sa Kristo sa buong mundo ngayon, kailangan na po nating ikalat ito. Please, i-share nyo po ito. At mayroon pang movie yan, no? Philip Tagalog movie. Ipopromote ko lang, no? Si Donita Rose ang may ano niyan, no? So, diyan, mas maganda siya kasi anong itatype nyo? St. Faustina Tagalog movie. At matutuwa po kayo dahil Tagalog yan. At kompleto rin po yan for 2 hours. Sana ma-spread po natin yan. At please, no? Lahat po ng mga tao ngayon, na nakikinig, sana ma-spread nyo to. Sabi ni Jesus kasi, spread po natin ito dahil ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you bro Jando, Divine Mercy. Ano na tayo, mag-pray tayo everyday. Yun lang po. Okay, magandang gabi sa inyo. Ako yung nag-enjoy dito dahil kachat ko si Unmasking Lies. Yeah, no? Kasi si Unmasking Lies laging naghahamon sa akin ng talakayan. Yan. Yeah. Eh, sabi ko sa kanya, sabi niya, kahit na ano pa yan, topic, harapin ko yan. Oh, okay. Kasi alam na si Unmasking Lies, scientific evidence, physical evidence, yun ang kay, ano eh, kay Unmasking Lies, di ba? Yun ang ating kilala sa kanya. Sabi ko sa kanya, napili ko na talakay namin is about sa Eucharist. Eucharist. Ngayon, sabi niya, lahat ng ebidensya mo. So, binigyan ko siya ng mga pangalan. Sabi ko sa kanya, bago tayo magsimula, i-research muna kung sino si Dr. Eduardo Linoli, Dr. Roberto Ruggero Bertelli,
si Dr. Ricardo Castañon at saka si Dr. Federico Zugibe. Sabi ko sa kanya. So, sinerge niya. So, inanong ko si Unmasking Les kasi para talaga makita kung talaga nag-research ba siya ayon sa ano niya. Kung baka yung ginagawa niya is doon siya nag-research sa mga anti. Alam niyo na, basta anti yung ano, yung post, talagang kukontra na kukontra. Inanong ko siya ngayon, sino si Eduardo Linoli? Yan. Na-research niya, scientist. Okay. Tapos, sininda niya ako ng video ng isang vlog na kinukontra ang scientific evidence ni Dr. Eduardo Linoli. Yan lang ko siya ngayon. Yang sinend mo sa akin na nagsasalita, scientist ba yan o hindi? Kailangan tapatan niya ng scientist. Di ba? Yung scientist na nag-scientific laboratory test din sa Eucharist na inimbestigahan ni Eduardo Linoli. Dapat pareho sila nang inimbestigahan. Hindi yung iba yung inimbestigahan niya, di kaya hindi siya nag-imbestiga. Dapat the same sila. The same sila ng investigation. No? Kung ano yung inimbestigahan ni Dr. Eduardo Linoli, yun din ang inimbestigahan niya. Natatapat kay Dr. Eduardo Linoli. Ngayon, hindi niya masagot ang simpleng tanong. Si Dr. Eduardo Linoli ba na na-research mo is scientist o hindi? Ang tagal niya sumagot. Inalang ko rin siya. Yang nagsasalita na sinend mo sa akin, scientist ba yan o hindi? Kasi kung hindi siya scientist, wala siyang karapatan na kontrahin ang pahayag ng isang scientist. Di ba? Ngayon, tinanong ko naman siya uli. Sino naman si Ruggero Bertelli? Sabi naman niya, sige, mapalagay din na scientist din. Sabi ko sa kanya, asan yung ebidensya mong scientist siya? In reality, talaga scientist si Ruggero Bertelli. Pero gusto ko kasi na siya talaga ang mag-research kung sino si Ruggero Bertelli. Kasi si Unmasking Les ngayon, natataranta na. Tarantang-taranta na siya, hindi na siya maka-ano ng tama. Kaya kumukuha siya ng mga statements sa mga against. Pero dapat yung against, nag-ano din. Kaya sabi ko sa kanya, tatawagan kita ngayon. Ha? Ang gusto niya kasi chat lang eh. Ayoko, hindi ako keyboard. No? Tatawagan ko siya ngayon at sana hindi maduwag. Okay? Unmasking Lies, are you ready? Ito na, tawagan na natin. May sasagot ba? Unmasking Lies yan, ha? Yung napakipagita ko, Unmasking Lies yan, no? Unmasking Lies. Yan na, si Unmasking Lies yan. Nakikita nyo sa screen? Unmasking Lies. Ayan. Yan ang tinatawagan ko. Pinati ko sasagot ba to? Oh. Maganda yan, Brother John Lom. Tagal na naghahamon yan. Oh, hamon ang hamon eh. Eh ngayon, mabibigyan ko siya ngayon. Ang topic namin is about Eucharist. Ito, umiiwas na. Panaiiwas na si Unmasking Lies. No? Hindi na sumasak mo to. Sat-sat lang yan, bro. Dami, sat-sat lang pala dami nito eh. Ay, hindi. Did not answer. Wait lang ha. Wait lang. Did not answer siya. Ulitin natin ang tawag. Ating ulitin ang tawag. Kawawa naman, natakot si Unmasking Lies. Yan ang totoong Antikristo, bro. Oh, talaga. Ayan natin. Pag hindi to sasagot ngayon, ibablock ko to. Bilang patunin, hindi siya matino kausap. Ha? Huh? Teka, ano yung muna to? Chatan ko muna, ha? Pag hindi ka sumagot ngayon, at least yung aking pag-block sa kanya, alam nyo. Alam nyo, ano? Baka sabihin kasi, binlock ako ni Jando kasi hindi niya ako kaya. Yun ang mga paratan ng iba eh. Binlock ako ni Jando kasi hindi niya ako kaya, hindi niya matibag yung aking mga ebidensya. Then, pag hindi ka sumagot ngayon, block na kita. Ha?
i-block na kita. Para alam niyo kung ba't ko siya binlock. No? Ibig sabihin, hindi matino kausap. Oh. Ating anong muna to? Hindi matino kausap. Oh, ayan ha. Chinat ko sa kanya. Ayan, pinakita ko sa inyo, chinat ko sa kanya. Ayan, pag typing. Hindi ka sumagot ngayon, i-block kita. Typing na typing. Ibig sabihin, hindi matino kausap. Nag-reply na bro, nag-reply na, sabi. Ang sabi niya, I saw style mo. Ang dali ba lang takutin niya kayo? Yan, masking guys. Ating tawagan uli. Para makita niya kung ano yung ano niya. Ay, hindi niya ako pwedeng kontrolin. Ako ang may-ari ng programang ito. Kailangan niyang sumagot. Oh. Kailangan kung sasagot ba? Oh. Naririnig ba dyan ang pag-ring, bro? Aljan? Hindi, brother Jan daw. Ay, hindi naririnig ang pag-ring dyan? Sayang. Okay, hintayin ko na lang. Ayun, sumagot din. Okay, unmasking lights. Good evening. Wait lang. Yes. Record mo na ako, record. Yan. Nasagot mo na ba yung ano? Tanong ko sa'yo. Okay, ito yung tanong ko, bro. Nasaan ang ebidensya mo? Nasaan ang ebidensya mo, bro, na si Professor Rogero Bertile ay isang scientist? Wala akong nalatagya. Ikaw nagla... Ay, hindi, hindi. Sabi, di ba, naghanap ka ng mga pangalan ng mga scientist? Binigyan kita ngayon. Nag-research ka na. Ang unang mong ni-research, si Eduardo Linole. Napatunayan nating scientist nga. How about si Dr. Rogero Bertile, yung assistant ni Eduardo Linole habang nagsa-scientific investigation sa Eucharist. Kilala mo na ba o hindi? Muna ako. Salitain mo muna ako. Sino nga? Anong research mo dyan? Scientist ba si Professor Rogero Bertile o hindi? Tangina, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayun, nagmuran na! Hoy. Huwag kang magmura kung napipikon ka dahil naiipit ka. Huwag kang magmura. Hindi uubra yan. Sige, sagutin mo. Meron ka na bang ebidensya kung sino si Professor Rogero Bertile o wala? Oh, so maneme ka, sasagutin kita. Ha? Maneme ka, pwede. Pwede, sasagot na ako. Ha? Ikaw ang naglatag doon sa chat natin. Ay, hindi. Hindi ka sumasagot eh. Hindi ka sumasagot. Hintay ko, sabi mo, ikaw ang naglatag, ang karugtong nun, ikaw ang naglatag, ikaw maglabas. Ah, hindi, kasi pag ako ang naglabas, sasabihin mo, claim ko lang yan. Hindi ba? Unmasking lies, hindi pwede na ako ang maglabas. Kasi pag ako ang naglabas, sasabihin mo, claim ko lang yan. Claim lang namin yan. Mas maganda, ikaw ang maglabas. Ayan, sige. Oh, sige. Bigyan mo ako ng link dito. Hinihintay ko yung ano ha. Ating i-open yung ating Facebook dito sa screen. Sige. Unmasking lies. I-tap ang link kung sino si Rogero Bertile. Yung una kong sinabi, yung research ko, ba't din naman madali mo ako? Isa-isa ko nga, di ba? Tapos, ikaw magbigay ng pangalan. Di ko nga istam sa iyo yan eh. Ang sinabi mo, Eduardo Linole, na ang tanong ko, anong ebidensya niya na type EB yung blood ni... Mamaya tayo sa ebidensya, bro. Gusto ko lang ipakita sa mga tao na kinukuha kong mga tao talagang confirm ng mga scientist. Ha? Eto, ipakita natin sa screen. Sino si Professor Rogero Bertile? Okay. Para makita ninyo. Yan. Bro, eto bro. Ayon dito bro, si Professor Rogero Bertile is the Associate Professor at University of Siena. Okay ka ba dito? Bro, makipagtapatan ka naman. Bro, ito si Rogero Bertile bro, nasa screen ngayon bro. Siya ay Associate Professor at University of Siena. Tama ba ito, mali? Oh, sige. Sige, walang kita ito.
ikaw ano ko ha? Nasa live bro, nasa live yung ano bro, yung pangalan ni Ruggero Bertelli. Pinapakita ko rito, nakikita sa live bro, is the associate professor at University of Siena. Tama ba to? Mo. Sino? Ano, buka naman itong wala sa katinuan. Tama ba ito? Unmasking lies. Si Ruggero Bertelli ay professor sa University of Siena. Yes or no? Ay. Tingnan mo, sinong di mamura sa'yo? Sinabi mo. Sino ba? Tama ba ito? Yes, boss, sabutin mo lang bro. Kategory ka lang bro. Tama ba itong pinapakita ko sa screen o mali? Ano, wala akong isinakita dito kasi pang... Ah, wala kang makita. Brajin, okay, wala kita pero ang mahalaga sa akin ay kita sa live. Ayun ito sa ano, ayun ito sa live, si Ruggero Bertelli is the associate professor at University of Siena. Ngayon, ikatlong, eto bro, ilalabas ko na bro, ilalabas ko na, tingnan mo na lang sa live, meron ka bang second monitor dyan? Pakita ko sa live ha. Eto na, pakita ko na. Ito na, pakita ko na yung scientific evidence. Ito na ha. Ito na, tinanin nyo mga kapuntos. Tinanin ko, kukontrahin ba ito ng pangbato ni Unmasking Lies. Ito. Ito yung ano, yung sa scientific investigation. Ito ha. Okay, ito. Wait lang. Bro, si Bro tayo. Windel. Si Bro Windel nakapasok ngayon lang. Bukang magtanong gata. Wait lang ha. Ito, Ricardo Castañon. Bro, makinig ka bro. Ito bro. Babasahin ko. Ayan o. Ricardo, Dr. Ricardo Castañon Gomez. Pinapasearch kita. Ayaw mo kasi mag-search eh. Ako na lang mag-search para sa nanonood. Diba? A local doctor named Ricardo Castañon took a sample from what had become known by then as the 1992 sign and sent it to a lab in San Francisco. So si Dr. Ricardo Castañon ay isang atheist siya. Si Ricardo Castañon ay isang scientist na atheist. Dinala. Hindi ko naman problema kung wala ka nakikita. Ganyan, dahil ako na nandito sa screen niya, nakikita naman sa live eh. Oo. Nakikita sa live. Binabasa ko bro, pakinggan mo. Bro, binabasa ko, kaya pakinggan mo. Bro, binabasa ko bro, kaya pakinggan mo. Ha? Kung wala akong binabasa, hindi kita pipilitin ngayon. Bay, binabasa ako, nakikita sa live, pakinggan mo na lang at sabihin mo kung may tama ba o mali. Sabi ganito, when the results came back, the lab reported the substance could be human tissue. Ayan bro, dinala ang ostia na kinonsecrate sa isang doktor sa New York na si Dr. Frederick Zugebe. At napag-alaman na meron siyang human tissue. Yan. Another analysis by a doctor in Sydney, Australia likewise concluded the substance was human tissue and could belong to a heart. Ito nga, meron na akong tatlo rito. Isa si Ricardo Castañon, isa si Frederick Zugebe, at isa naman si yung sa Sydney, Australia. Ang tanong ngayon bro, ito bro. Meron ka mga sinin sa akin na mga against sa pahayag ng mga scientist na ito. Tanong, yung sinend mo sa akin na against sa kanilang laboratory findings, nakapag-investigate ba sa host na kanilang in-investigate o hindi? Meron, nag-investigate. Sino? Sino bro ang nag-investigate bro? Ibigay mo pangalan na siya ay nag-investigate sa host na in-investigate ng mga pangalan binigay ko. Yeah. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ambos natin ditong sa iyo eh. Paano? Sige na, ibigay mo. Bro, i-send mo na lang sa akin yung link bro na ano, yung pinapakita mo screenshot. I-send mo sa akin yung link at hihintayin ko. Asan bro? Asan? Wala kasi sa akin na link.
send mo sa akin yung link mismo para makita ko kung ang source mo ba ay ano, galing sa mga kakontra. Kasi pagkakontra, ano yan eh? Iba yung statement nila. Natural, kakontra nga, antay nga eh, di ba? Bigyan mo ko ng link. Bigyan mo ko ng... Istigit man yan, wala siyang mahanap na ebidensya, di ba? Asan nga bro, asan nga yung ebidensya mo na yung nagsabi niyan ay isa sa mga nag-investigate doon sa ininvestigaran ni na Eduardo Linoli? Sige na, bigyan mo sa akin yung link. Sinawa ko dito. Sayang talaga eh, ambos na dito sa'yo eh. Natural! Natural! Alam nga, hindi ako keyboard warrior. Natural! Kita mo yung yabang mo dito ngayon. Sige na, sige na, sige na. Send mo sa akin yung link, babasahin namin sa live. So paano? Ako naman tawag siya minsan. Eh, sige, sige na, sige na. Bigyan mo sa akin yung link, babasahin natin sa live ngayon yung ebidensya mo para malaman kung yan ba isa sa mga scientists na nag-investigate doon sa Eucharist na sinasabi ko. Wala. Eh wala nga sila mahanap ebidensya. Asa na nga? Asa nga? Asa nga? Isin mo na sa akin yung link, bro. Babasahin natin sa live. Di ba ako naghanap sa'yo kung anong ebidensya? Hindi, hindi bro. Hindi bro. Hindi yan bro. May mga sinin ka sa akin na screenshot. Di ba? But, unmasking lies. May mga sinin ka sa akin na screenshot, isend mo sa akin yung link na pinagkuhanan mo ng screenshot mo. Sa Kura yun, di ba? Basahin mo. Anong Kura? Alam mo ba yung Kura? Kura. Bro, ang mga author ba ng Kura, scientist o hindi? Scientist at anong dyan? Hindi. Asan ang ebidensya mo? Sige, sige. Ibigay mo sa akin, sinong scientist ang nag-post sa Kura na kakontra na isa siya sa mga nag-imbestiga sa Eucharist na inibestigahan ni Eduardo Linoli? Bigay mo sa akin, sino siya? Sandali, sandali. Tapping ko. Hindi, sige. Sabi ko sa'yo eh. Ang busta dito sa'yo eh. Natural. Kung sa tingin mo, magaling ka, tama ka, mali ako, huwag kang matakot. Brojando. Matagot eh kasi gusto mo dito. Ayaw mo sa messenger kasi... Ayaw ko sa messenger. Tayo lang dalawa nakakalam eh. Kaya ko nga dadalhin sa live para marinig ng karamihan. Ilan ba nanonood sa ating live ngayon? Tingnan ko muna ha. Nanonood sa atin sa Facebook is 328. Sabi nila, naiihi na si Unmasking Lies. Sabi nila rito sa comment. Ito naman tayo sa ano, sa YouTube, umabot ng 232. Tapos gusto mo sa chat tayong dalawa lang? Ang chip mo naman. Iyayabangan mo ko't pa yung dalawa lang nakakalam? Ang pangit naman. Kinadadalin sa live. Sige na bro. I-send mo sa akin yung link. No, kabirin siya. Asa na yung link? I-send mo na sa akin ang link. Tagal naman. Sus, andyan. I-send ko na sa'yo. Basahin mo na lang eh. Sige, 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 sige. Tinan ko kung nag-send na ba sa akin ang link si ano. Asa? Tinan natin. Wala ka pang sinisend na link, bro. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo yung chat ni ano, ha? Chat ni Unmasking Lies, ha? Wala pa siya pinapakita ang link eh. Ito ha, pakita ko. Bro, inaninyo, wala pa siyang pinapakita, wala pa siyang sinisend na link eh. Inaninyo. Bro, dyan daw si Bro Windel. Inaninyo ha? Ayan o, ito yung ano niya, mga screenshot lang. Wala pang link. Mga screenshot lang, ang gusto ko yung link para malaman natin kung sino yung ano, yung source na nagbigay para kung siya ba isa sa mga scientist, dapat i-confirm mo yan. Kasi, may ang scientist na ginagamit ko nag-imbestiga sa host mismo. Dapat yung ginagamit mong scientist, kung scientist man yan, at least alam natin isa siya sa nag-investigate sa the same host at sasabihin niyang no evidence. Para maging tapat, para talagang tagantapatan, banggaan talaga. Sige go! Yung ibig ko sabihin bro na yung evidence, yung ano, yung ino-evidence na talagang type EB yung Juan ni Jesus. Ano bang evidence sila? Meron na bang blood test noon kay panahon ni Jesus ng first century? Meron ba nang pagkakuha ng blood? Ay naku, hindi ito yung hinahanap kong sagot eh. Asa na yung link bro? Yung link ang hinihintay ko. Kanina ko pa hinihintay yung link.
Nakakahiya naman. Ang daming nanonood dyan, masking nga hindi makapagbigay ng link, yung screenshot na ibibigay. Screenshot binibigay, oh. Screenshot, pero yung link hindi niya maibigay. Asan ang mga link nito? Cellphone, tapos tumawag ka. Kaya paano ako mag-protect dito? Mamamatay ito. Ay, kunwari pa to. Sige, sige. Sino? Sige, dahil ito ay ebidensya mo. Sinong scientist ang nagsabi na walang ebidensya? Yung nakaano ko sa iyo eh, nasin ko sa iyo eh, di ba? Bro, sinong scientist bro ang nagsabi na walang ebidensya? Ay hindi pwede na yung tinan niyo ang pinagkuhanan kura. Tinan niyo ang pinagkuhanan kura. Ang kura ba ay pahayag ng scientist o hindi? Hindi. Sila kahit sinong tao dyan, open yan. Hindi, ang tanong ko, scientist ba ang nagpahayag sa kura na ginagamit mo? Yes or no? Nipit ka, bigla ka na. Hindi na sumasagot. Hindi na sumasagot. Ulitin ko yung tanong ko, bro, ha? Itong sinasabi mo, bro, na kura, ang nag-post ba nito ay scientist o hindi? Meron. Iba-ibang mga tao dyan. Sinong scientist na ibibigay mo sa akin na nag-post nitong Quora? Ay, wala akong kapasidad mag-search. Ay, nako. Alam ko yung Quora, bro, eh. Itong Quora, para lang itong Twitter. Ayan na. Itong Quora, mga kapuntos, para lang itong Twitter. Kahit sino pwede mag-post ng kanyang opinion, ng kanyang adhikain, pwede siya mag-post doon. Walang nagbabawal sa kanya. Pero ang hinahanap kasi, matibay na panlaban sa mga scientific evidence ko. Yun ang initin ng mga pakita ko sa screen na ito. Pakita ko sa screen yung mismong record. Yan. Hindi nga mabasa, oh. Eto. Ay, hindi pala yan. Eto. Pakita natin sa screen, ha. Eto, ayan. Ayan, tingnan ninyo. Nakikita ninyo, hindi ko lang siya ano kasi Spanish siya eh. Cronaca e Historia de un Prodigio. Ayan o. Yun, Estudio Anatomo Histológico Sol Cuore del Miracolo Eucarístico del Anciano. So, eto yung mga ebidensya matitibay. Sabi niya, wala daw physical evidence. Ayan, may ebidensya tayo. Oh. Hindi nga lang natin mabasa kasi nasa ibang lingwahe. Hindi natin mabasa, nasa ibang lingwahe. Ayan o. Documento con el cual el prof. Rogero Bertele confirma la validita delle analisi fatte dal prof. Eduardo Linole. So sila mismo may ebidensya. Ito ang dokumento. Ano ba yung Quora? Ating alamin kung ano yung Quora. No? Ano yung Quora? Ano yung Quora? Ito ha. Ang Quora ay a platform to ask questions and connect with people who contribute unique insights and quality answers. So, wala pa siyang ibinibigay dito kung itong nag-post sa Quora is scientist nga o hindi. Tingnan natin. Quora Eucharistic Miracle. Na natin ha. Mas maganda na ano ko silipin ko eh. Para naman makita yung ano natin, yung ating tingnan natin sa Quora. Yung ginagamit niya is ano? Hoy. Tingnan natin ha. Yung ginagamit niya na ano? Yung ginagamit niya. Andrew Boyd. Ito, si Andrew Boyd. Yan. Tingnan natin. Si Andrew Boyd is Professor of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Ito yung ginamit niya. They are not proven true.
in false or left fake. No, ito yung ano niya, yung ginagamit ni Unmasking Lies. Si Andrew Boyd ba is a scientist? Tanungin natin si ChatGPT. Tanungin natin si ChatGPT. Si Andrew ba is a scientist? Tinan natin ha. Named Andrew Boyd. Ito yung ano niya. Okay. Anong sagot ni ChatGPT? Ay, wala. There are seven boys. Marami sila. So, hindi may specific kung itong Andrew Boyd na ginagamit niya nasa Quora is a scientist. Kasi ang nandito sa Quora, ang record dito is Professor of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Hindi naman siya scientist. Oh. So, yung ginagamit niya ng Andrew Boyd, ha? Ito sa halo-halo to sa Quora eh. Halo-halo to sa Quora. Merong pabor, merong hindi pabor. Ha? So, wala dito yung ano, wala dito yung pidensya niya na scientist ang tao sa akin na natin nag-message na siya. Asan? Asan ang link? Oh. Hindi na nagsagot. Asan ang link? Hindi na nagsagot si ano, si... Ayun ang ibigay. Ayun ang ibigay ni Unmasking Lies. Yan ang ibigay. Yan ang isa. Okay? So, hanggang alas 10 lang yung ibigay ko sa kanya na ano, palugi. Dapat ibigay niya sa akin yung mga link na sabi niya na hindi daw totoo. Ibigay sa akin yung kasi may mga ebidensya tayong hawak statement mismo ng mga scientist, no? At open pa rin siya for investigation nandoon sa Lanciano, Italy. Ayaw magbigay niya ang masking lies, kaya lipat na lang tayo sa Zoom. Ayaw talaga, natakot na. Ito ang ano ko sa kanya, palugit, ibigay niya sa akin yung mga link na sinasabi niya. At yung nakot na. At yung tawagan mo lang. Yung asa ng link. Wala ka siya sinisend na link eh. Huh? Wala sinisend na link si Unmasking Lies eh. Wala sinisend na link? Ayun ang sumagot ni Unmasking Lies. Ayun ang sumagot. Ang dali lang naman pala ano nito. Ibagsak. Madali lang pala ibagsak sa Unmasking Lies. Hindi na yan sasagot. Oh, ang ikapat na to, bro. Aljan, no? Pinabot natin sa no? Si Unmasking Lies. At saka isang tanong sa kanya, brother John Doe. Kung hindi type AB ang blood, ang dugo ni Panginoong Hesus Kristo, ano? Ayun na nga. Dapat kukontra ka lang mo yung tamang sagot. Tama. Sabi niya, ambut. Did not answer. Bro, si Bro Wendell. Kawawa naman. Ano, dyan na si Bro Wendell? Opo, pumasok. Oh, ako nag-accept kanina. Okay, dyan na ba si Bro Wendell? Okay, Bro Wendell, good evening sa iyo, Bro Wendell. Enjoy ako rito. Bro Wendell, good evening. Okay, good evening, Bro Jando. Nakikinig lang ako. Ayun. Nag-enjoy ako rito kasi si Unmasking Lies pang-apat na best na unmask na naman uli. Sabi, dati kapag tayo may talakayan, naging hanap ng hanap, physical evidence. Physical evidence. Kahit pa naman conversion, hanap mo mga physical evidence yung conversion. Conversion nga eh. It's a faith matter. Tapos hanap mo mga physical evidence. Tapos ito ngayon, may physical evidence na. Scientist, kinukontra pa. Tapos ang kanya ginagamit na pangontra, hindi naman mga scientist. Kawawa naman. Basag na naman ulit si Unmasking. Eh, di na makasagot. Takot na tawagan. Eh, ayan na sumagot, oh. O, asa na yung link? Hindi na, ayan na ibigay yung link. Oh.
Nakita niyo? Ang gusto niya, chat. Kami lang dalawa. Oh, ho, ho, ho. Kami lang dalawa. Ayaw niya yung marami makalam. Sabi niya, ako pa yung takot. Kung takot ako dito, dadalhin dito, tawagin sa live. Kung takot ako. Sayang yung pangalan niya na Unmasking Lies. Ayan ang sumagot ni Unmasking Lies. Bro, sayang yung pangalan niya Unmasking Lies. Hindi rin. Ayan ang sumagot to, Unmasking Lies. Oh. Ayan, Unmasking Lies. Ayaw nang sumagot ni Unmasking Lies. Ayan niya. Kitang-kita. Kitang-kita ang pagkabagsak niya sa ika-apat na beses. Ano, Unmasking Lies? Ayaw pa rin? Ayaw mo? Tuloy ako sa magtatanong sa Zoom. Oh, did not answer. Nakita niyo? Okay. Proceed na tayo sa tanungan dahil nanginig na ang buong kalamnan ni Unmasking Lies dahil hindi niya mag-iba ang sa akin. Scientist ang gamit ko tapos gamitan mo ako ng mga chismoso. Oy! Eto na! Ate LB Magsino, good evening! Ate LB Magsino, hello! Good evening, te! Hello, te LB. Ayun, sabi ni Michelle, okay na bro, Jando, move on na tayo, next caller na! Eh, hindi pa sumasagot si Ate LB Magsino, okay? Huwag mo na bigyan ng pansin yan, mga fake yan, bro, Jando. Sabi ni Christina Sampang, sabi naman ni Aya, nanonood pa yan ng documentary or nag-google pa yan, naghahanap ng sagot, do not disturb the bro, JD. Pahiya siya! Ang dami nanood ngayon! Napapahiya siya ang Masking Lies! Ayata, sabi niya, ako daw takot. Takot ako dito, tawagan sa live. Okay, Ate LB Magsino, good evening! Good evening, bro, Jando, at sa lahat ng nanonood. Good evening, te! Alam ko paulit-ulit na itong tanong. Gusto ko lang itanong uli dahil may nagkikinig. Ang sabi daw po, meron po bang reliyon na nakakaligtas? Meron. Meron reliyon na nakapagliligtas. Unang-una, pag sinabi kasing reliyon, ang ibig sabihin niyan, to bind again. Naputol yung relasyon sa pagitan ng Diyos doon sa panahon ni Adan at sa mga at kay Adan at sa Diyos dahil sa pagsuway ni Adan sa kautusan. Kaya yung meaning ng religare, religio sa Latin, religio. Ang meaning noon is to bind again, muling ikabit, bambulang ikabit. Ang tawag diyan ceremonial observance act of worship. Kung titingnan natin yan sa Greek word yan na threskeia, kawawa naman. Sa Greek word na threskeia, ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, ceremonial observance act of worship. Pag sinabi niya, na yung relihiyon hindi makapagliligtas, lilitaw na yung pag-worship natin hindi nakakapagligtas. Mali yun. Pangalawa, kung ang tinutukoy niya na relihiyon ay ang iglesia, big. Pag sinabi mo kasi relihiyon, sa iba kasi ang meaning nila ka dyan, iglesia. Halimbawa, dyan sa sa biodata ninyo, may nakalagay dyan, religion. Ano ilalagay mo, Christianity ba? Hindi. Ilalagay mo dyan yung pangalan ng reliyon mo. Born again ba? Baptist ba? Catholic ba? Yun ilalagay nila. Walang naglalagay dyan ng Christianity sa biodata na religion. Yan. Ngayon, sa Ephesians 5:23, pakibasa nga, Brother Aljan, hindi ako makapaglabas ng talata dahil nakalak yung kamay ko. Bro, di ako naka-open ng, di ako naka-open ng Bible, bro. Sorry. Yes, Brother Wendell? Okay, kaugnay dyan,
i-share ko muna itong bahayag kasi ng isang pastor. Sandali ha, share muna ako. May pahayag ng pastor na dito na yun umanong may religion, mga masasamang ugali. No? At di makapagbago ng tao. Sige ha, i-share ko muna itong sabi ng pastor na ito. Ito po, ito. Okay. Ito ang sabi ng pastor. Nakakita ka ng mga taong relihiyoso, ang pangit na ugali, di ba? Relihiyoso yan, nagsisimba yan, hindi maganda ugali. Religion does not change the lives of people. Yung religion, Jesus. Hindi yan makapagbago sa buhay ng tao. Saan kaya nila yan nabasa? Di ba, sola escriptura sila. Si Pastor Kibuloy din, Brad Jando, ang iglesia, hindi daw reliyon. Ito. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi reliyon eh. Katawan, tao. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi reliyon eh. Katawan, Brad Jando, matagal ka sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist ba nagtuturo na ang relihiyon ay hindi makapagligtas? Nagtuturo sila bro, pero mas ano sa kanila yung ano, yung kautusan, pagsunod sa kautusan. Ito kasi ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Espinedo. Why relihiyon na makaluwas? Bisag unsa ano basa nato, balik-balik ko nato from Genesis to Revelation. Kaya makaluwas ang ano. Ulit-ulitin pa ang pagbasa from Genesis to Revelation pa, no? Wala tayong mabasa na ang relihiyon ay makapagligtas. Kaya nga kung ibalik natin sa kanya ang argumento, saan din mabasa sa Biblia from Genesis to Revelation na ang relihiyon ay hindi kailangan na sa kaligtasan ng tao? Kung tingnan natin para sa nagtanong ang Titus chapter 1 verses 2 verses 1 up to 2, ito ang mabasa natin sa Contemporary English Bible. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life God promised long ago. And God never tells a lie. So malinaw dito, ano daw, na in-encourage ang mga tao to have more faith and to understand the truth about religion, na dapat maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa reliyon. Ang katotohanan ba ay makapagligtas ng tao? Ikalawang mga taga Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 10, malinaw ang sinabi ni San Pablo. Gagamit siya ng lahat ng mga ore ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang katotohanan? Makapagligtas sana sa kanila. Ano daw ang sabi ni San Pablo sa Tito Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2? From Paul, a servant of God and the apostles of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Tanong, ang mga apostol ba, wala ba silang relihiyon? Ito ang mabasa natin sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Magandang balita Biblia, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag
ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga hentel, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. See? Ngayon, sa mga tao na walang relihiyon, anti-religion, ano po ba ang sabi? Balikan sa natin dahil nandito sa akin itong Alpha and Omega volume 8. Ito po, dahil sabi ni Lieutenant Colonel Espinedo, ang relihiyon ay hindi daw makapagligtas. Itong aklat na ito, ang may akda ay si Ellen Goldwhite, ang founder ng Seventh-day Adventist. Tanong, ano po ba ang definition ng relihiyon na sabi ni Espinedo hindi makapagligtas ng tao? Ito po sa page 354, volume 8, religion. A person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, the moral responsibilities, and a structured doctrine attend the more developed forms of religions. Ano daw ang religion? A person's relationship with God. Tanong, hindi ba makapagligtas sa tao yung relasyon mo sa Diyos? Ano po ba ang makapagligtas? Yung wala kang relasyon. Isip-isip naman pag may time. So, kung Biblia ang batayan, ano ang katumbas sa mga taong walang relihiyon? First, gamitin natin ang basic, ang Bible in basic English. First, Peter chapter 4 verse 18. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Yon, delikado pala. Ang katumbas sa taong walang relihiyon, yung mga taong makasalanan. Brajando? Okay. Ate LB Magsino? Ito? Wait lang nga, nakaready ko yung ano ko eh, yung aking contemporary English version dito pero binasa na ni Brother Wendell. Ate LB Magsino, meron ka bang follow-up doon, te? Meron pa, bro. Anong magiging kasalanan o anong mangyayari sa isang Katoliko na umalis sa Katoliko? Ang tawag sa kanya ng Biblia, Antikristo. Ito, ating ipakita yung talata, ano? Ito sa Unang Juan 2:18-19. Ito ang ating mababasa. Mga anak, malapit na mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin, sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ayan. So yan ang sagot eh. Anong tawag sa kanila? Antikristo. Yun. Yun ang sagot eh. Okay. Last one, bro. Ang Diyos daw isa lang at wala ng iba. Yes. Isa lang talaga ang Diyos eh. Sabi ng Antikristo, ako't ang Ama ay iisa. Pero hindi sila iisang katawan, ha? Isa talaga ang Diyos. Actually, kahit saan natin tingnan, te, ang Christianity is a monotheism religion. Ang Roman Catholic is a monotheistic religion. Gaya sa Islam, monotheistic religion ang Islam, monotheistic religion ang Roman Catholic Church, ang Christianity. Walang anumang ebidensya, te, na ang Christianity is a polytheistic religion. Lahat tayo, Christianity, Islam, Judaism, monotheistic religion. Pag sinabi monotheistic religion, isa lang ang Diyos sa atin. Ang may tatlo, yung persona. Pero ang Diyos, isa. Yun ang sagot eh. Okay. Pwede pa isa, last na last.
Sige, go ahead, te. Ang religion daw ni Jesus noon ay Muslim. Ay, hindi. Bakit? Bakit? Babasa ako talata na hindi siya Muslim, ha? Lucas 4:16, paboritong talata ng mga Sabadista. Etong sinasabi, umuwi si Jesus sa Nazaret. Sa bayang kinalakihan niya at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Tanong, ugali ba ng mga Muslim na pumasok sa sinagoga? Ating basahin ang dating Biblia. At siya'y napasa na sa rit na kanyang kinilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga. Tanong, kailan nangyari in history na ang mga Muslim sumasamba sa loob ng sinagoga? Ang pagkakalam kasi ang mga Muslim sumasamba sa loob ng moske. Yun ang alam ko. Sa moske. Hindi sa sinagoga. At saka ang Sabat sa sinagoga, Sabado. E kailan ba ang Sabat ng Muslim? Hindi ba Birnes? Eh, posible naman na ano, na si Kristo ay nasa sinagoga tapos Muslim siya. Kaya nga hindi ka panipaniwala yung kanilang mga turo eh. Against history. Oh. Tingnan mo, ha? Meron pa ako ebidensya papakita rito eh. Yung ebidensya na pahayag mismo ng Judaism na si ano, si sino ba yun? Tinanggo lang muna rito, ha. Ito, tingnan nyo. Ito ay pahayag ng isang chief rabbi, the conversion of the chief rabbi of Rome. Ito sabi niya. Ito, labas ko muna. Natakot na si ano. Ito, the conversion of the chief rabbi of Rome. Ito ay si Israel Zolle. Like many other Jewish children in Poland had Catholic friends. O yan, ha. Siya ay Jewish. Ano ang tinuro sa kanya nung siya ay nasa Israel? Ito. In his religion class, ito. At mabasa kaya kayo ubaba. Oh, Israel often visited the hospitable home of his friend Stas. While visiting there, he would stare in wonder at the large crucifix on the wall. It was then that he first began asking questions. Who was the man on the cross? Why had he had been crucified? In his religion class, ito, ha, ito tinuturo sa mga Israel, ha? In his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. Ibig sabihin, sa religion class, nina Israel Zolle tinuturo na si Jesus ay blasphemer sapagkat kahit siya ay tao, sinasabi niyang siya ay Diyos, yan ang reason kaya siya pinako sa krus. Eh bakit ang paniniwala ng Islam kabaligtaran dito? Oh. Sa kanila, hindi na ipako sa krus si Kristo. Pero sa Israel, na ipako siya. At kung babalikan rin sinasabi sa talata ng Biblia, araw ng Sabat, pumapasok si Kristo sa sinagoga upang bumasa. Hindi upang sumamba, upang bumasa. Tanong, ugali ba ng mga Muslim na pumasok sa sinagoga tuwing Sabado para bumasa ng Torah? Ang alam kong binabasa ng mga Muslim, Quran, hindi Torah. Oh. Yan ay isang malaking ebidensya na si Jesus ay hindi Muslim. Hindi Muslim si Jesus. Siya ay Jewish. Siya ay Judaism. Na kinalaunan na tayo ng iglesia ng mga Kristiyano. Yun ang aking sagot, magsino? Salamat, bro, sa maliwanag na sagot. Maraming salamat sa lahat. Good evening. Okay, thank you sa'yo, Ate LV Magsino. And then, aking balikan ito ngayon, si Unmasking Lies. Kung hindi na ba siyang sumagot sa tanong? Okay. Narin, kung nasagot na ba ito? Hindi ito sasagot. Black na ito.
Hindi mo tinukausap. Yan ang ibig sabihin yan. Tandaan niyo ha, once nag-block ako ng isang nagsasabing debater siya, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi matinong kausap. Kasi hindi matinong kausap, wala tayong mapapala doon. Kahit na nabooking na yung kanyang kamalian, maninindigan pa rin, wala tayong mapapala doon, kaya binablock ko. Yung iba kasi nakapakalat ng kwento, binablock ako ni Jando kasi hindi niya ako kaya. Ay, hindi kaya. Ito, sampulan natin si Unmasking Lies. Oh. Pag ito sumagot, block ko na to. Hindi na natin. Kung sasagot ba ba? Ayaw na yata. Did not answer. Unmasking Lies did not answer. Magbabay na lang ako dito. Bye-bye. Kasi hindi na siya sumasagot ng matino. Kaya panahon na para i-block na siya. At least alam nyo ang reason kung ba't ko siya binlock. Hindi ba? Ayan. Oh, ayan. Di, wala na. Hindi na ito makapag-ano si ano. Si Unmasking Lies, di sumasagot mo pag tinatawag. Wala ka nang mapapala. Okay, move lang tayo ngayon kay Jennifer Sandayo. Natakot na si Unmasking Lies. Dalila, wala ano to takutin. Ate Jennifer Sandayo, good evening. Good evening po, Brother Jando. Meron okay, po sana akong katanungan. Narinig mo po ako, brother? Okay ka lang, Jente. Narinig mo po ako? Yes, okay, sister. Ikaw, okay ka lang ba dyan? Okay lang po, okay lang po. Kasi parang nanginginig ka eh. Ah, hindi malamig kasi ito sa kwarto eh. Ano? Ah, aircon. Malakas yung aircon. Opo. Opo. Okay, go ahead. Meron po sana akong katanungan, bro. About po kasi ito sa kaibigan ko, nung February po, ay January, namatay po yung kuya niya. Tapos po, nilibing po yung kuya niya. Pero sa pagkakalam ko po, Christian yung kuya niya eh. Ano yung kuya? Pinalibing po ng kapatid niya. Ano yung kuya niya, te? Christian po. Anong Christian? Isang Christian. Ha? Catholic po ata eh. Oh, Catholic po ata. Oh, Catholic. Okay, go ahead. Opo. Tapos yung kapatid niya po, bunso nilang lalaki, nagbalik Islam. Tapos yung nag-decide po yung kapatid niya na ipalibing yung kuya niya sa Islam. Yung ganun po. Walang vigil nangyari? Ngunit yung asa... wala. Kumbaga, parang sa Islam din po. Ngunit ano po yun eh. Pinapadasalan din po ng nanay nila sa dasal po sa ating mga Catholic po, ganun. Okay lang po ba ganun, bro? Okay, tanongin natin si Brad Tata Rosal. Brad Tata Rosal, okay lang ba daw yun? Brad Tata? Hindi ba Brad Tata? Brad Tata! Ay, naghapunan to si Brad Tata. Madurumel! Madalumel, Brad Tata, ba't wala kayo? Brad Rindel. Okay. Yun. No, so, ang tanong na yung kapatid niya, ang kapatid niya ay Islam. Yung isang kapatid na namatay, Catholic, Christian. Pero nagdesisyon ang kapatid na ilibing siya bilang Muslim. Bakit umayag naman yung mga magulang o ina na ilibing Muslim na hindi naman yun Muslim? Yun naman kapatid ang nagiging Muslim. Pero wala na tayong magawa niyan dahil nailibing na nila sa paraang Muslim kahit Christian yan. So maaari pa rin na pamisahan lalo na sa tinatawag na Gregorian Masses, sunod-sunod, isang buwan na pamisa. At sundin natin ang tradisyon ng simbahan para sa kaniya. Novena at
ating pag-alala para sa kaluluwa niya. Yan po, Brother Jando. Okay. Yun ang sagot, Ma'am Jennifer. Meron kang follow-up question? May pa po. Isa lang po. Huli na lang po. Okay, go ahead. Kasi po yung ano, yung kuya ko, best friend niya po yung namatay. Tapos, nung 7 days ng namatay po, pumunta yung kuya ko. Kasi yung kuya ko rin po ay balik Islam eh. Pumunta siya. Tapos, pag-uwi niya sa kanila, mga ilang araw na naginip siya, napanaginipan niya yung best friend niya. Na gustong ng best friend niya, na ang sinabi ng best friend sa panaginip niya, 7 days, babalik siya. Kumbaga yung kaluluwa niya, babalik 7 days. Bumalik nung 7 days, ganon. At saka pagka 40 days niya daw po, ay babalik din daw siya. Ngunit pagka 40 days, yung kuya ko hindi bumalik. Sa panaginip niya, pinapabalik siya ng best friend niya. Kasi yung best friend niyang pumanaw, babalik daw po pagka 40 days. Totoo kaya yun? Okay, brother, ito spiritual warfare, brother Windel. Totoo ba daw yun? Kasi may mga nasasabi na may mga multo na nagpapakita doon sa kanto. Okay. Ang official na aral ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, pagkatapos mamatay, haharap sa particular judgment. Ibig sabihin, hindi pa man napasok sa kabaong yung bangkay, haharap na, marap na sa particular judgment. Ayon sa Hebreo 9:27, pagkatapos mamatay, hukom. Yun ay particular judgment. So, ang tanong, totoo ba na babalik ang kaluluwa? Wala tayong aral na ang kaluluwa ay pagkatapos mamatay, babalik pa siya upang maglakad-lakad dito sa mundong ito. No? Pero kung meron mang babalik na tunay na kaluluwa, yun ay pahintulot sa Diyos para hingin ng panalangin. At kung meron mang nagmukha lang ng kaluluwa, delikado yan. Unang 1:4:1, di po ba mag-ingat sa mga espiritu? Huwag agad-agad maniniwala sa mga espiritu. Bakit? Nasa paligid natin ang ating kalaban. Unang Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 8, yung mga kalaban natin espiritual, yung mga demonyo, nasa paligid nagmamasid. Kaya pwede nilang gagayahin ang mga pumanaw na, at ang iba nga ay gumagaya sa pagiging santo, pagiging anghel, pagiging Birhen Maria, tulad sa isang bata na sumali sa prayer service, open pala ang psychic ability, matapos siya nag-speaking in tongues, at nakita niya si Jesus daw na nagsabi na magbago na kayo, nasaktan na ako sa mga kasalanan ninyo. So yun, paligid-ligid na yung bata. Pagdating niya sa paaralan, matapos yun, abay, yung mga classmate niya, sunod-sunod, pati na siya, napuposes. So kaya, saan niya nakuha? Sa prayer yun, gathering nila, na may nakita siya na si Jesus na nagsabing, magbago na kayo. Kaya kailangan talaga mag-ingat at huwag agad-agad maniniwala, dahil ang ating kalabang espiritual, unang Pedro 5:8, ay certified mandaraya, Juan 8:44. Okay. Jennifer, okay na ba yun? Okay na po. Maraming salamat po sa malinaw po na paliwanag po. Salamat po. Okay, ito na ngayon. Meron naman tanong dito from INC. Brother Ruben, good evening. Brother Ruben. Hello. Okay. Hello, Brother Ruben. May tatanong ako. Sige, go ahead, bro. Go ahead.
Hello? Go ahead, bro. Ako ba? Ako ba? Oh, ikaw na. Ah, sige. Brother, ang gandang babae naman nung nasa picture mo, brother. Oo. Oh. Kala ko hindi ikaw to. Ako yan. I'm calling from Sweden. Ah, Sweden. Lagi ako nanonood ng punto-punto. Kanina lang, napanood ko yung dalawang in-upload mo na video tungkol dun sa isang, yung born again na babae. Oo, yung born again, oo. Tsaka yung isang walang kwenta-kwentang katalakayan. Sabihin na natin pangalangan. Ano ba pangalan niya? Kanina? Yung, Unmasking Lies. Hindi, yung isa, in-upload mo na una. Ah, Marcumbao. Si Marcumbao. Okay. Tumawag yung kanina. Nga, sayang lang yung oras mo. Meron lang akong tanong kasi yung ang kulit nung kausap mo kanina ng babae na sinasabi na nagdadasal siya, binibigay naman daw sa kanya yung yung dinadasal niya, di ba? Di ba? Tanong ko lang, yung bang, hindi ba natin pwedeng i-connect yung nung nagdasal si Jesus Christ doon sa bundok na tinempt din siya ng demonyo na ibibigay sa kanyang lahat yung kung gagawin ng demonyo yung gusto mo niyang mangyari. Ah, okay. But even demon can give you wealth, di ba? Oo. Di ba? Kasi parang pinapahintulutan naman ng Panginoon na yung mga ganoong bagay. Okay. So ibig sabihin, para sa akin lang, hindi lahat ng karangyaan na natatamasa natin, ibinibigay ni Lord, di ba? Kasi kung ang kasama, kung ang natatamo mo, galing sa masama, alam mo namang, Lord galing, di ba? Di ba? Parang ganun lang yung naisip ko. Tama ba ako doon? Ano yung palagay mo? Okay, akala ko si ano tutumatawag? Si INC. Hindi, pure Catholic ako. Oo, so tanongin na. Tapos nagsaserve din kami sa simbahan. Akala ko si Robin yung tumawag. Okay, so atin may pasagot yan kay Brother Angel. Yung video tito ko niya, Brother Angel, yung minsan nag-open pa ako sa messenger room na may pumapasok, nagtatanong sa messenger room, na ang pumasok, isang born again na babae. Tapos sinasabi niya na kung hindi sila sa Diyos, bakit yung mga sinasabi daw ni pastor na patungkol sa kanila nangyayari daw? Kasi naniniwala doon sa kanilang pastor, nagkakatotoo daw. So ang tanong niya ngayon, pwede ba daw yun i-link doon sa Mateo 4 o Lucas 4 kung saan is tinutukso ng Diablo si Kristo na ibibigay niya ang lahat, sambahin lang siya nito? Okay, Ezekiel Malakias, okay. Basahin nga natin Malakias chapter 3, bro. Chapter 3, tingnan natin. Malakias chapter 3? Verse 13 to sige, tuloy natin hanggang... Malakias chapter 3, verse 13? 13 muna hanggang 15 muna tayo, tingnan natin. Ha? Sige. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, saano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangi sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayon ating tinatawag ang palalo na mapalad o silang nagsisigawa ng kasamaan ni nang nagtatayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas. Pagkatingnan mo yung bro, yung 'di ba? Kahit yung mga makasalanan, may blessings, no? Diba, tingnan mo diyan, kahit yung mga makasalanan talaga may blessings ayan. Actually, even 'di ba, magtataka ka pa rin, 'di ba? Mga born again, yung dami natin nakikita, nagpapagaling din sila ng no? Hindi mo naman masasabing masama sila, ang problema nga lang nasa maling pananampalataya sila, no? Pero during yung talatang 'yan, pagdating sa blessings, wala sa blessings yung unang-una yung kaligtasan. Pag tinuloy mo 'yan, ang sabi ni Yahweh diyan, tingnan natin na
Yun yung mga masasamang tao, sabi niya, wala namang kwenta yan kasi bakit yung mga masasama? Sila pa'y nananagana, sabi niya rito. So, sinusubok pa nga ang Diyos eh, paggawa nilang kalikuan, pero hindi sila napapurasahan. Ngayon, ito yung sagot ni Yahweh, 16 nga bro, tuloy natin hanggang 18. Pagkatapos, nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Pause muna tayo doon. Sabi rito, ayun na. So yung una, nag-usap-usap yung mga masasama, nandududa, wag na, bakit ka pa maglilingkod sa Diyos? Eh, ang dami namang nananagana. Ayun, no? Daming blessings. So, walang Diyos tong mga to, no? So, nag-usap-usap yung mga maka-Diyos. Tapos na may takot kay Yahweh, narinig ni Yahweh, eto na, no, narinig ni Yahweh, ang unang sinabi ni Yahweh rito, narinig niya ng kanilang usapan, kaya ipinatalan niya sa isang aklat ang kanilang pangalan, ibig sabihin, aba, nasa aklat ng buhay na pala sila, so ligtas na kasi nasa aklat. Tandaan natin sa Pahayag chapter 20, verse 13 to 15, no, or 11 to 15, ang sabi doon sa paghukom, bubuklatan ng aklat, no? Aklat ng buhay. So dito, nakatala na yung pangalan nila. No? Itong mga may takot kay Yahweh naman. Hindi yung nanagana, ah. Yung, take note, yung may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya. Tapos sa 17, bro, tuloy natin. Sila'y? Okay, sila'y 17. Magiging sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Inligtas ko sila tulad na maliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Okay, and lastly, 18. Sabi sa 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. Yun ang difference. No, so yung tao naglilingkod kasi yung sinasabi mo kasi mga ibang sekta naman 'yan, no? Tandaan natin ang mga ibang sekta naglilingkod din, no? So ang tanong nilalapastangan 'yun, ang tanong mo, nilalapastangan 'yun yung Catholic Church, 'di ba? Dahil ibang reliyon. Bakit dinidinig ang panalangin? So tama yung ano mo, ano? Kahit nga yung mga masasama, bro. 'Di ba? Talagang dinidinig, pero at the end sino ba makakapagsabi, kahit nga yung pagpapagaling nila, mapansin mo mga born again, ang dami niyan, 'di ba? Makita mo yung healing crusade nila, ang dami, bumabaliktad, slaying of the Holy Spirit daw, talagang ang daming gumagaling. O yan, sabi nandiyan si Bro Wendell, sabi nga, yes, pwede naman magpagaling sila eh, no? Even in the Matthew chapter 7 verse 21 to 23, nagpagaling ng mga 'yon, no? Pero hindi pa rin ligtas. Alam mo, at the end, hindi naman dun eh, lalo na sila, ano sila, wala sila sa tunay na reliyon. Tandaan po natin, ang tunay na reliyon, unang-una pa lang, no? 2000 years ago, yung Christian na tinatawag, sila yung mga Katoliko, no? Sila Katoliko lang hanggang dumating yung ano ni Martin Luther, doon pa lang nagkaroon ng mga sulpot. So, ano ba yung ang tanong mo? Bakit binibless sila? So, sino nakakaalam sa blessings yun? Ang Diyos lang nakakaalam. So, totoo ba yun sa Diyos o hindi? But at the end, sabi ni Yahweh, ang importante, yung, siyempre, yung nasa tunay na simbahan ka. Kaya nga, ang sabi ni Mama Mary dyan, sa lahat ng mga apparition niya, sabi niya sa mga nagsulputang sekta, yung naninira sa totoong iglesia, ang sabi niya, half-truth. Meron naman katotohanan sa kanila, kapatid. Pero hindi lahat. Wala yung fullness. Bakit? Wala sila sa tunay na iglesia, kapatid. So, ang tanong, sila ba'y nabibless? Galing ba sa Diyos o galing sa ano? Only God knows, no? Pwede rin sila mabigyan ng kapangyarihan. Yes din. Kasi Marcos 16 verse 18 to 20, ang sumasampalataya, magpatong ng kamay, nakakapagpagaling ng karamdaman, gagaling. Ang sumasampalataya, pwede nilang gamitin yon. But at the end, kapatid, hindi naman yun ang ano eh. Ang sabi ni Yahweh, yung mga nasa tunay na iglesia ka, yung unang-una, yung
tayo ng Diyos, hindi tayo ng tao. At iba yung naglilingkod sa di naglilingkod. So yung mga blessings na yan, sino bang may ano? No? Pwedeng sa Diyos, pwedeng natin sabihin ang demonyo rin, ang dayan, kagaya nung pinakauna. Abay, nananagana sila, walang Diyos yun. Mas matindi yun. At ang dami ngayon, masasama, mga corrupt, yung mayaman. But at the end, huwag natin intindihin yun. Kanino ba talaga galing yun? Only God knows. Pero tandaan mo, ito Malakias 13:15. Maraming nananagana kahit walang Diyos. Yung mga nasa ibang reliyon, pwedeng mayayaman sila hanggang ngayon. Si Kibuloy, mayaman. Di ba? Lahat mayayaman. Pwede? Yes. The question is, sa Diyos ba yun o hindi galing sa Diyos? Pwede namang galing sa Diyos din yun eh. Pero ang tanong, yung kaligtasan nandun? Wala eh. Ang nangyayari kasi yan, dahil alam naman natin, iba yung ginudyos nila, iba yung Kristo nila, at sila yung umiwalay sa totoo iglesia, ibig sabihin sa kanila ay Antichrist. So hindi yun ang mahalaga kapatid. Ang mahalaga dito, yung dapat nasa tunay kang iglesia, nasa proper faith. No? Ang sabi ni Yahweh, yung mga lingkod ng Diyos, iba'y naglilingkod sa di naglilingkod. Mga hindi lingkod na nanagana, yes. Pero at the end kapatid, dapat nasa tunay ka ng iglesia and at the same time naglilingkod ka at mamuhay ka ng kabanalan. Importante yung kaligtasan sa kabilang buhay kapatid. Hindi na mahalaga yun kung kanino man galing yun. Ang importante kay Yahweh, maglingkod ka sa Diyos sa tamang pananampalataya, mamuhay sa kabanalan. At sabi ni Yahweh, ayun, nakatala na ang pangalan mo sa langit kapatid. Yun ang mahalaga kapatid. So pwedeng managana ang mga walang Diyos, yes, sabi diyan. Pwedeng managana yung mga sulpot na sekta, yes. But at the end, sabi ni Jesus, and lastly, sabi ni Jesus, bro, Mateo 7:21-23, last. Mm-hmm. Bro Jando? Ano yan, bro? Ano yan? Last verse natin, Mateo 7:21-23. Mateo, aray ko, si di pa yung magulo. 7 verse? 21-23. 21-23. Ayan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na baguho ko, marami ang masasabi sa akin, Panginoon, hindi po pat sa iyong pangalan ay nangaral kami at palayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himla. Ayan bro, may kapangyarihan pa yan. Nagpalayas ng demonyo. Di ba? So may mga blessings yan. Ngayon, mga nagpapalayas ng demonyo ngayon, mga bro, ang yayaman na rin. So humingi ng pera yon, binibigyan din. No? May pera. Pero at the end, ano sabi natin po yun sa Kristo? Tuloy bro. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So, at the end, hindi yung kasaganaan ang titingnan natin, kundi dapat yung nasa tamang pananampalataya. Ano yung kasamaan na pwede natin i-ano dyan? Hindi yung sumusunod sa, lalo na, walang banal na wasi dyan, wala sa tunay na iglesia yan. So marami pang pwedeng mangyari dyan. At the end kapatid, yung kaligtasan ang importante sa kabilang buhay. Hindi na importante yung kanino mang galing yun. No? Importante nasa tamang pananampalataya ka at mamuhay sa kabanalan kapatid. Ang sabi ni God dito, ni Yahweh, nakatala na ang kanilang pangalan sa langit. Yun po kapatid. Thank you, Bro Angel. So yan lang. Ano lang kasi ako para... naisip ko lang din yung ganoong bagay kasi parang ang kulit kasi nung pausap ni Brad Janto, hindi makumbing tabay pa na tabay ng ano pagsasalita. So, okay na. Parang sa sarili ko kasi parang nagkakaroon ako ng judgment na pwedeng ang demonyo ang magbigay din ng kayamanan. So, sa paliwanag mo, parang naintindihan ko na rin na
hindi po dapat po siya kung saan gagawin yung blessing na natatanggap ng isang tao na sa ibang pananampalataya, kundi Diyos lang din ang tamang makaalam. So wala tayo. Para sa nga ng sagot ni Brother Jando na wala siya naman sa atin ang pwedeng gano'n ano, ng kapwa natin doon sa tanong ng babae kung mapupunta siya sa impyerno o hindi. So, yun. Oh, okay na. Medyo konting liwanag na pwede kong i-apply sa akin in case na dumating yung mga pagkakataon na mayroon kong makausap na ganyang mga tao. Sabihin nyo na they are so blessed dahil napasok sila sa born again. So, pero ako rin kasi, pagka rin meron akong nakausap na ano, ng mga ibang mga kung napapasok sa ibang mga sekta na ganyan, parang minsan, nag-challenge ako na mag-open up sila tungkol sa sektang pinasukan nila kasi ang dami kong natutuhan dito sa punto for ko na ano. Araw-araw ako ano sa ano ko yung araw-araw ko halos nakikinig. Nagtatrabaho ako tapos yung headset ko laging nakasuot sa piling ako. Kaya parang almost updated ako dito sa ano sa punto for kaya pasalamat din ako kasi kahit pa paano, pagka nagbasa ako ng Biblia at narinig ko sa inyo, yung sarili kong unawa, ang ginagawa ko, binabalik ako po, saka ako naiintindihan doon sa paliwanag. Parang malaking tulong sa akin, tapos yung pananampalataya ko, lalong tumitibay doon sa mga paliwanag ninyo, ganoon, pati doon sa mga kasalanan na lagi mong ito ulit-ulit pinagdidiinan. Pinagdidiinan yun, no? Yung makasalanan. Talagang nakakatakot eh. Kaya, unti-unti, ayun, nakagawa tayo na ano, confession. At sabi mo nga, pag-after mong confession, parang na-proud ka ito mga project yung ganyan. So, kami is ano, kami mag-asawa is ano yung talagang may pag-Catholic at dito po sa dito Sweden, nag-serve kami sa timbahan, kumakanta kami sa choir, nag-serve din kami sa local surprise na MFC na rin, kay Pampadilla. Tapos mayroon din dito ang Bisan Tagalog, every third week ng every month, every third week of the month. May mga Pilipinong pari dito na nag-conduct Tagalog Misa. So, ayun, nagsaserve kami dyan. Tapos pagdating ng, meron na rin kami simbang gabi dito. Dalawang taon na namin nagagawa yung simbang gabi. No? So, tuloy-tuloy yung service namin doon as a choir sa ano, isang Tagalog para sa mga Pilipinas. So, salamat sa pagpupunto. Patuloy akong susubaybay at nakasubscribe sa mga problems natin dyan. Marami akong natutuwa at natutuwa ako sa yan. At naging kabahagi kayo ng aking buhay. Salamat sa inyo. Yun lang po. Okay, thank you sa iyo, bro. From 6631 doon sa Sweden. Maraming salamat, bro, sa iyong katanungan. Okay, so... ano yun? Akala ko si Brother Robinho ng INC, no? May tanong si diretsuhin ko na lang, no? Tanong ko po sana, bakit walang doktrina sa Katoliko at tungkol din sa paghahandog? Yung tungkol sa paghahandog na ginagawa ng mga born again, wala kami doktrina ng ganun kasi ayaw nyo sa kautusan ni Moises. Kung babasahin mo sa Lucas 2, inihandog si Kristo sa templo, alinsunod sa kautusan ni Moises. At gaya nga sabi sa Gawa 13:39, hindi tayo nasasakop ng kautusan ni Moises. Kaya yung ano bro, yung reason bakit wala kami yung sinasabing paghahandog sa templo ng panganin na lalaki dahil yan ay binatay sa kautusan ni Moises. So hanggang doon na lamang po tayo dahil last 10:19 na at yun ang ibigay sa ating mga kasamahan para sa kanilang bye-bye and thank you ating unahin itong binlock ko na pala si Unmasking Less kasi wala ko napapalang maganda doon. Natanong, ayaw naman sumagot. No?
So dito lang tayo kay ano, kay Aljan Bagatnan. Unang magsasabi ng thank you and bye-bye. Brother Aljan! Ayan. Brother Jan, ito ay isang mapagpalang ang umaga at ang haligabi sa lahat mga puntos natin. At nauna sa Diyos na una sa lahat. Salamat po natin Diyos. Ayun, Brother Jan, ito. Thank you na lang sa lahat. At masama talaga yung paramdam natin. At back to you, Brother Jan. Okay, at ipapaalala ko rin na wala ako ngayon darating na Sabado. Ako na bahala, Brother Jan, ito. Dahil my sports and evangelization. Yeah, si Brother Aljan na muna bahala sa inyo. Absent ako niyan. And sa mga gusto pong sumuporta sa aming gagawing activity, nasa iskipa ito, yan. Ay, teka. Ayan. Kita nyo? Yan na si screen na yan. Ayan. Yan po yung mga number ni Padre. Yung kanyang GCash, saka PNB account, sa mga gustong sumuporta sa gaganapin namin na sports and evangelization ngayong darating na Sabado. And then ngayong darating na Lunes, wala rin ako rito. wala pa tayong live noon kasi Lunes ng gabi. Lunes ng gabi sa Tagbilaran City. Grand Public Debate. Reverend Father Darwin Gitgano versus Ismael Bahinting. Ismael Bahinting ang kalaban ni Padre ngayon darating na Lunes ng gabi. Ang topic nila, patutunayan ni Father Darwin na si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Ayun, Roma ba yun o Iglesia Katolika? Yun ang topic ngayong darating na Lunes ng gabi, live doon sa Tagbilaran City. Si Zel Umali, hindi kumontak sa akin para gusto niya kasi makadebate rin ako ng harapan. Pero sabi ko sa Tagbilaran natin gagawin, hindi niya gusto. Gusto niya sa loob ng bahay. Dako, peligro tayo dyan. Sa loob ba naman ng bahay? Okay, so yun ang announcement. At yun na lang ibigay ngayon, kalaman ngayon. Dito kay Romel Palma ng Iloilo. Mario Romel Palma, ikaw naman bro. Romel. Romel, nawala si Romel. Ah, mukhang natulong na yun si Pati Romel. Ito na lang ibigay naman, sino ba nandito natin si John Ray, nagtatrabaho si John Ray ngayon. Brother Tata, andiyan ba si Brother Tata? Wala na si Brother Tata. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat at ibang kapatid na sumusubaybay. Welcome. Bye-bye. Okay, at dito naman tayo ngayon kay Brother Angel Santos, ang pinakahuli. Brother Angel? Bro, baka nakikinig pa si ano kanina, no? Yung pinakahuli. Pakibigay nga na isang last verse natin. Pwede rin kay God yun, Mateo 5:45, bro. Yung doon sa nagtanong from Sweden. From Sweden. Kasi dalawang, yung pwedeng ano yan, eh. Galing ba sa Diyos yung ano ng mga kumakalaban sa iglesia, pero may blessings. Pwede rin naman yon kung alam natin masama, pero pwede bang galing sa Diyos doon? Tingnan nga natin 45. Yan isa na kasi nakanap. Mateo 5:45, yun ay tumawag sa WhatsApp number ko na nasa screen natin ngayon, yung taga Sweden, doon siya tumawag, dumirekta siya sa akin. Hmm. Okay, ito sabi rito, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya ng mga matuwid at sa mga di matuwid. So, kahit sa mga masasama pala, pwedeng kay Lord yan. Pero meron ka rin mababasa sa Gawa 19:23-25, yung Diyos-Diyosa na si Diana, no? Sa Epeso. Diyos-Diyosa ni Diana, siya ang nagpapayaman doon sa mga tao noon na sumasamba rin sa kanya. So, ang pinakasagot dyan, pwede sa Diyos at pwede rin sa demonyo. Kasi ang Diyos, nagpapaulan siya, nagbibigay ng blessings. No? But at the end, yung nasa pananampalataya at nagpapakabanal at may takot kay Yahweh, ang maliligtas pa rin. So, yun na po. Sana marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. Paalala po no, ng
ng topic natin kanina, no, si St. Faustina. Napakaganda na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, no? Ito daw po. Siya nga pala, Brother Angel, di mo na sabi yung title ng movie. Hindi. Ah, oh, yung St. Faustina, Filipino pala, no? Tagalog movie. Si Donita Rose po, ang si St. Faustina do. I-search nyo lang, St. Faustina, Tagalog, no? Lalabas yon si Donita Rose. Christopher De Leon naliligaw sa kanya. Sa kahit sa YouTube channel, lalabas yun. Okay, YouTube. Tagalog movie po, ang napakaganda na Tagalog, at least maintindihan natin kung bakit ano ang kagandahan noon, kung bakit paano na approve, no? Ayun. At paano nalaman na si Jesus talaga kausap? Ang ganda noon kasi ang isa sa dahilan, dahil si ano po, tandaan po natin si St. Faustina po hindi nag-aral, pero yung diary niya doon ang pagkasulat. Doon naniwala yung mga tao kasi siya hindi marunong magsulat, hindi marunong masyado magsulat at mga grammar. Pero yung diary, konkreto talaga at napakaganda ng pagkasulat. So isa yun, sana ma-share nyo sa lahat. At sabi ni Jesus, ito po yung divine mercy niya. Ito lang po kasalukuyan. This is the hope for mankind for their salvation. Ito yung chance natin magkaroon ng divine mercy, devotion, para sa kaligtasan na lahat ng mga makasalanan sa buong mundo. Yun lang po. Naway, marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro John Doe. Good night, everyone. Well, ang nasa ano, nasa, yun ang ginawa ko. Snitch ko lang, Sister Faustina, story Tagalog. Lumabas siya rito, life story, movie English, subtitle Tagalog movie. So yun. Okay, si Donita Rose yung ano, yung gumanap bilang Sister Faustina. Okay, so hindi ko na pinipakita yung ano, baka tayo mag-copyright doon. Kaya mag-closing prayer na lamang po tayo. Dahil natin matawag si Brother John Ray. Brother Romel Palma, dyan ka na? Wala talaga. So, closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who crowd about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Tayo ulit bukas dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye na po sa inyo. Ayan po, isang mapagpalang umaga tanghali gabi. Mga kapatid, mga panalig natin kay Kristo. Ayan mga kapatid, no? Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo na-entertain ang maayos dito. Kasi hindi po talaga maganda ang ating pakiramdam ngayon. No? Thank you so much, Sister Eden. Oh, kay sino pa dito? Mary Grace Rilio. Sino pa dito? Ay mga kapatid, no, hindi ko na muna kayo. Happy Life Vlog or si Tita Tessie. Hindi ko muna kayo maisa-isa mga kapatid, no. Pangit talaga ng pakiramdam natin. Sa ating Facebook page naman, thank you so much po, Mother, Brother, and Sisters. Shoutout po kay Karel J. Porbon, no? Margie Balintad, kay sino pa dito, Mamila Gross Brida Magna, kay Jing Jing, no? Kay Margie Bakod Balintad, kay sino pa, Tita Tasi, no? Pedro Cardono, no? Kay Christy Charut, kay Nancy Valenzuela Iyon, no? Kay Josefina Jordan Sarmiento, kay sino pa dito mga kapatid? Kay Nian, ano ba yun? Ano? Sa Nian Dag Dugamol, no? Hindi ko mabasa yung SVBM, no? Kay Cayetano Belantes, no? Kay Angelita Fiodiranan, no? Kay Krista Charut, kay sino pa dito? Kay Emily Pellegrino Bernel, no?
Nancy Valenzuela. Ayon sa lahat mga kapuntos natin, maraming salamat at nawa no kapatid, pasensya na po talaga kayo kung hindi po talaga maganda pakaramdam natin. At sa lahat po pala na nandyan po kay Mr. Seve, kay Mr. Curious Catholic live mo no? In the po ni Brother Dan Soberio, Mr. Curious Catholic, siya po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayun mga kapatid, again, maraming salamat po. To God be the glory. And this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Good night, good morning, good afternoon, and God bless us all. Again, please include nyo po ako sa inyong prayer na nawa po naging maganda, pakiramdam, at isang paalala po mga kapatid na ngayong tagilid po, no, kailangan po nating magpahinga. Please, no, huwag po kayong gumaya sa akin na tudukayod kaya nagkaroon ng sakit. Please, ingatan nyo po yung pag-nose bleeding, no, na naranasan po natin yun kanina. No? Nagkaroon po tayo kanina ng nose bleeding ng dalawang beses. Kaya please, pray for you, no? Pray for you po, kapatid. Dumugo po kanina yung ilong natin. Pero sana maging okay po ang lahat, no? Maraming salamat, Chadukun. Salamat sa lahat. Sa Diyos po, magpupulit kadakilaan. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat, my dear brothers and sisters. Thank you.